Hello, Johnny. Yes, may gusto sana akong ipa-background check sa'yo. Her name is Miss Leah Tuazad. Isend ko na lang ang resume niya para maging guide mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, nag-cross na ang landas nila Doña Alessandra at Leia. Dadagdag kaya si Doña Alessandra sa pagpapahirap sa dalaga? Ano kayang nasa isipan ni Doña Alessandra? Bakit si Leia ang napili nitong isama kay Alessandro? Tunghayan, ang ika-anim na kabanata. Yes, is there any problem with that, my dear grandchild? Tanong ng matanda sa kanyang apo. Pero Lola, it's a business trip. An important business trip. Hindi ba dapat ikaw or si Mama ang kasama ko? Or any person with high position dito sa company? Hindi ang isang tulad niyang secretary lang. Wala naman siyang bilang, I can do what she can do. Pagtutol ni Alessandro. Kumunot ang noon ni Doña Alessandra. Hindi nito nagustuhan ang tono ng pananalita ng kanyang apo. Tumindig ito at hinampas ang mesa ng kanyang apo. Did you hear what you have said, Alejandro? Gigil nitong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Alessandro sa gulat. Hindi nito akalaing ganito magiging reaksyon ng kanyang lola. Sa lakas ng pagkakahampas ay narinig ito ni Leia mula sa kanyang mesa. Agad itong pumasok sa loob ng opisina upang tingnan ang nangyayari. At mula sa pinto ay nakatayo lang si Leia at nagulat sa kanyang nasaksihan. Hindi nakapagsalita si Alessandro at nakaramdam ng takot. Nagsimula kami sa simpleng pagtatanim ng tubo ng lolo mo, Alessandro. Kaming dalawa lang ng lolo mo. Hanggang unti-unti kaming nagkaroon ng mga tauhan at ni isa sa kanila'y hindi ko iniisip na walang bilang sa kumpanya. Tandaan mo, Alessandro, kahit ang pinakamababang posisyon sa kumpanyang to ay dapat mong pahalagahan. Dahil kung wala sila, hindi natin kakayaning itaguyod ang kumpanyang to. Kahit si Trina ay natakot na marinig kung paano sigawan ng matanda ang kanyang apo. Nagulat naman si Leia at tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Hindi nito akalaing ganito ang malasakit ng matanda sa bawat empleyado ng kumpanya. Nagbago ang pangtingin nito kay Doña Alessandra at humanga sa matanda. Kaya kung ayaw mong patalsikin kita sa posisyon mo, Alessandro, igalang mo at iayos ang baluktot mong pananaw. Huling buga ng kanyang galit ng matanda sa kanyang apo. Tutubig, Doña Alessandra, ikukuha kita. Imik ni Trina at nagmamadaling lumabas. Matuling lumabas si Leia upang tulungan si Trina. Hindi na muling pumasok ang dalaga. Ayaw na nitong makita pa ang tensyong nagaganap sa loob ng opisina ni Alessandro. Ilang sandali pa at palabas na ang matanda kasama si Trina. Tumayo si Leia at pinagbuksan ng pinto ang dalawa. Thank you, Miss Leia, sambit ng matanda. Pilit na ngumiti si Leia kahit na nakaramdam ito ng takot sa matanda. Ngumiti rin si Trina, nakasunod lang ni Doña Alessandra. Leia, congrats! Good job! Bulong nito sa dalaga bago pa niya ito malagpasan. Po? Tanong ni Leia. Basta! Abot-tenga ngiti ni Trina at nag-thumbs up pa ito sa dalaga. Binaling ni Leia ang kanyang tingin kay Alessandro. Gusto sana nitong tanungin ang binata kung may kailangan nito. Ngunit sa kanyang tansya, ay bubugahan lang siya nito ng apoy dahil sa inis. Ihahanda ko na lang sarili ko sa maghapon. Mukhang akong pagbubuntungan ng galit ng pinsan ni Lucifer. Pero akalain mo yun, taob siya sa lola niya. Buti nga sa'yo. Bleh. Palihim pa nitong binilata ni Leia at bumalik na ito sa kanyang pwesto. Binalita ni Doña Alessandra sa kanyang anak na si Sandra ang mga nangyari. Pinagtawanan lang ito ni Sandra at sumang-ayon sa ginawa ng kanyang ina sa kay Alessandro. Naku ma, kung ako nakarinig ng mga sinabi ni Alessandro kanina tungkol kay Leia, hindi lang sermon ang aabuti niya sa akin. Eh, natauhan po ba ang magaling yung apo? Tanong ni Sandra. I think so. Panay ang sorry at hindi raw mauulit. Wala na rin siyang magagawa dahil sinabi ko na sa HR na isasama ni Alessandro si Miss Leia Tuazon out of the country next month. Sambit ng matanda. Wait, out of the country?
pagtataka ni Sandra. Oh, I forgot to tell you, my dear. I'm planning to send Alessandro and his secretary to Monte Carlo. Maybe next month? Para makapag-meeting kay Miss Chesca Martinez, the one who sent a business proposal to me last time? Ah, okay, no problem, ah. Nasa mabuting kamay si Alessandro kung si Miss Leia Tuazon ang kasama niya sa Monte Carlo. I'm sure trabaho ang aatupagin ng batang yon kapag si Leia ang kasama niya. Pagsang-ayon ni Sandra. Mabilis na nagkasundo ang mag-ina. Sa katunayan, ang matagal nang gustong makilala ni Doña Alessandra si Leia. Kinonsulta ni Sandra ang matanda bago pa man i-hire si Leia nung nasa proseso pa lang ito ng pag-a-apply. Unang basa pa lang ng dalawa sa resume ni Leia ay nagustuhan na nila ito. Idagdag pa ang magagandang feedback ng mga heads ni Leia at co-worker. Hindi nagkamali ang dalawa sa pagpili kay Leia. Lalo na nang nabalitaan nilang laging nagtatalo ang dalawa tuwing may kalokohang ginawa si Alessandro sa trabaho. Tulad ng pagpapacute sa mga ini-interview nitong aplikante o hindi kaya ay pagkuha ng personal na numero nito. Pumapagitan si Leia at pasimpleng tinataliman ang tingin si Alessandro. Ayon sa mga nakakakita, hindi tutol ang dalawa sa ginagawa ni Leia. Bagkos natutuwa pa sila dahil sa wakas ay nakahanap na ng makakatapat si Alessandro at yun ay si Leia. I told her na palikero si Alessandro and I need her para mapatino ang anak ko. So, she did it well and I like it. Nagagalak na sabi ni Sandra. Pero mate ka lang, hindi mo po ba naisip ang side ni Miss Tuazon about sa pagsama niya sa Monte Carlo? What if wala siyang passport or hindi siya makakaalis ng bansa because of some errands? Ani ni Sandra. Natigilan ang matanda. Ah, hindi ko na naisip yan anak, pero let's just think positive. And if ever na kayang gawa ng paraan tulad ng passports or documents, I will handle it. Gusto ko talagang si Miss Tuazon ang kasama ng magaling kong apo sa Monte Carlo. Matapos ng kanilang pag-uusap, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Sandra tungkol kay Leia. Pakiramdam ni Sandra ay may kung ano si Leia na kailangan niyang malaman. Una pa lang niya itong makita at makausap ay magaan ang pakiramdam nito sa dalaga. Akala ni Sandra ay dala lang ito ng kakaibang personalidad ni Leia. Ngunit habang lumilipas ang panahon at mas madalas niyang makita si Leia, ay mas nagiging interesado ito sa dalaga. Kinuha nito ang kanyang telepono. Hello, Johnny? Yes, may gusto sana akong ipa-background check sa'yo. Her name is Miss Leia Tuazon. Isend ko na lang ang resume niya para maging guide mo. I want to know all about her as soon as possible, Johnny. Kahit ang deepest, darkest secret niya kung meron man. Lunes na at umpisa na naman ang isang linggong pagtatrabaho para kay Leia. Papasok pa lang si Leia ng opisina. Ngunit parang hinihila na siya ng kanyang mga paa pa uwi. Isang panibagong araw na naman kasi para sa kanyang pakikipagsagupaan sa kanyang among ubod ng bait na si Alessandro. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman sa pagpasok, ay sakto itong dumating sa opisina. Naunahan pa ito ni Alessandro na naghihintay sa tapat ng kanyang mesa. Ano naman ang gustong ipagawa ng pinsan ni Lucifer? Umagang-umaga naman. Siya kaagad ang makikita ko? Kasura? Inis na bulong ni Leia. Mannerism mo talaga, Leia, magsalitang mag-isa, no? Puna ni Alessandro. Hindi lang ito pinansin ni Leia at nilapag na ang kanyang bag sa lagayan. Good morning, sir. Pinilit nitong ngitian ang kanyang amo. Pangit mong ngumiti? Halatang peke. Ngising sabi ni Alessandro. Napakagat ng labi si Leia sa inis. Ikaw? Tinikom ni Leia ang kanyang kamao at pigil na upakan ang kanyang amo. Bago ka magalit sa akin, Leia, hindi ba't ako muna ang dapat na magalit sa'yo? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot. Hindi ka ba marunong sumagot ang telepono? O sinasadya mo magpamis sa akin? Wika ni Alessandro. Inilapit pa nito ang bahagya ang kanyang mukha kay Leia at tinitiga na tila inaakit. Nagulat si Leia sa ginagawa ni Alessandro. Nakaramdam ito ng takot. Kaya naman bilang tugon ng kanyang katawan, ay humablot ito ng kahit anong bagay sa kanyang mesa at inihampas kay Alessandro. Isang malakas na pagkalabog ang natamu ni Alessandro.
Hinampas kasi ito ng dalaga ng kanyang clipboard at sa kasamaang palad, gawa ito sa metal at may kakapalan ito. Aray ko! Gigil na sabi ni Alessandro. Pati si Leia ay nagulat sa kanyang ginawa. Sorry sir! Kayo naman po kasi, huwag kayong basta lumapit ng ganun. Sabi ko naman kasi sa'yo, iba ako sa dati mong mga naging secretary. Hindi ako easy to get. Dire-diretsong sabi ni Leia. Oo na! Sige na nga, tama nang dada. Ikuha mo na lang ako ng yelo. Hindi na ako lalapit sa'yo ulit. Masakit! Inis nitong sabi habang hawak ang kanyang ulo. Tumayo si Leia at agad na kumuha ng yelo. Nagtamo ng bukol sa Alessandro dahil sa inis nito at tinambakan muli ito ng dalaga ng mga gagawin upang makagante. Nakakainis! Upgrade na kita bilang kapatid ni Lucifer, buisit! Kasalanan ko bang nag-aaral ako ng self-defense at yun ang naging initial reaction ko sa ginawa niya? Nakakasura kang lalaki ka! Gigil na wika ni Leia. Bigla nitong naalalang may lakad sila ng kanyang mga anak pagkatapos niya sa trabaho. Ngunit dahil sa nangyari, ay kailangan niya atang mag-overtime upang matapos ang mga ito. Hinanap ni Leia ang kanyang cellphone sa bag. Tinaktak nito ang kanyang buong bag, ngunit walang cellphone na lumabas. Wala, nasan kaya yun? Hindi ko naman ginamit sa biyahe kanina. Kaya nakakapagtaka na kung tinawagan talaga ako ng visit na yan. Hindi naman nakasilent yun ah. Nasaan ba yun? Hindi pa rin sinukuan ni Leia ang paghahanap. Kaya naman pati sa kanyang mesa ay hinahanap niya ang kanyang cellphone. Ngunit wala siya talagang nakita ang bakas nito. Naisip niyang itanong sa kanyang mama kung naiwan niya ba sa bahay ang kanyang cellphone. Pumunta si Leia sa browser ng kanyang computer at nag-login sa kanyang personal account. Wala na siyang ibang choice at lakas na loob na gamitin ang kanyang desktop para sa personal na reason. Nakita din itong may notif sa isa niya pang account na nakalink sa kanyang personal account. Nakita naman niyang nagchat-chat kanina pa si Alex. Inabisuhan niya rin itong hindi siya makakasagot ng mga chat niya dahil nawawala ang kanyang cellphone. Ilang sandali pa at nag-reply na ang kanyang mama. Naiwan nga niya ang kanyang cellphone at ngayon ay pinagpapasapasahan ng kanyang anak upang makapaglaro. Sabi na rin ni Leia ang hindi niya malalabas sa mga bata. Kaya naman upang hindi magtampo, ay sila na lang ang lumabas na maglulola. Susundin na lang ni Leia ang mga ito kung maaabutan pa niya sila sa mall. Samantala, nasa loob ng opisina si Alessandro, hawak ang ice bag, habang nakadampi sa kanyang ulo, ay nakikipag-usap ito sa kanyang private investigator. Sir, nasend ko na po sa inyo ang listahan ng Celine Herrero na malapit na sa description na binigay ninyo. Maputi, makinis, nasa 5'2 or 5'3 ang tangkad. Maganda ang katawan. Nandyan na rin po ang kanilang current address at pictures nila. May whole body rin po na picture ako nakuha. Sabihan niyo na lang po ako kung may kailangan pa po kayong malaman sa isa sa kanila. Salaysay ng investigador. Sige, maraming salamat. Tatawagan na lang kita. Paalam ni Alessandro. Binuksan na nito ang email at tumambad sa kanya ang sinabi ng investigador. Sinisiyasat isa-isa ni Alessandro ang mga babae hanggang maisa sa kanilang tila pamilyar ang mukha. Teka, parang siya to ah. Yung babae sa eroplano? Nasa mall ang quadruplets, si Liam, Lucas, Lucy at Lily, kasama ang kanilang lola ma. Bibili lang sila ng sundae na kanilang paborito at fries. Pagkatapos ay hihintayin ang kanilang mommy. Oh, Lily, Lucy, stay lang kayo dito ha. Sawayin niyo mga kapatid niyo kapag tumayo o nangulit. Pupunta lang ako ng counter para mag-order, dyan lang kayo. At kayong dalawang boys, huwag makulit. Utos ng kanilang lola. Masunurin ang dalawang babae ni Leia. Ngunit kabaliktaran naman ang mga ito, sina Lucas at Liam. Pumesto sila hindi kalayuan sa counter. Tanaw ng matanda ang kanyang mga apo. Kaya naman pasulyep-sulyep lang ito sa apat. Ngunit ang katigasan ng ulo ni Lucas at Liam ay walang kapantay. Liam, tingnan mo! At tinuro ni Lucas ang katabi nilang mesa. Nuggets! Nasasabik nitong sabi. Masarap yun, Liam. Gusto ko nun. Ikaw? Tanong nito sa kapatid. Ako din gusto ko nun. Natakam na ang dalawa sa nuggets. Kaya naman tumakbo si Liam sa kanyang lola ma. Lola ma, nuggets! Paghihilin nito.
Ay, nako, sabi ko naman, hindi ba Sunday at fries lang? Anong nuggets? Lia, ma? Saway ng kanilang lola. Eh, lola, ma? Pilit ng makulit na bata. Habang pinipilit ni Liam ang kanilang lola para mapabili ng nuggets, ay titig na naman si Lucas sa kabilang mesa. Tila hinahatak siya ng mga nuggets sa kanyang imahinasyon, kaya tumayo na ito at aktong lalapit sa kabilang mesa. Lucas, bawal doon! Magagalit, lola, ma! Saway ni Lily. Eh, yung nuggets, oh, tawag ako! Sagot naman ni Lucas. Hindi pa rin nagpapigil si Lucas at pilit pa rin tumayo. Pinipigilan ito ni Lily. Kaya naman pinuntahan naman ni Lucy ang kanyang lola para magsumbong. Lola, ma, si Lucas punta sa kabilang table. Nuggets daw. Sumbong ng bata. Lola, ma, nuggets. Pilit naman ni Liam. Lumingon ang kanilang lola at nakitang naghahatakan ng magkapatid sa mesa. Ay, Diyos ko, kayong mga bata kayo. Sandali nga. Bumalik ang kanilang lola sa mesa. Hatak-hatak ang dalawa niyang apo. Pagkadating nito sa mesa ay hinawakan nito ang braso ng dalawang lalaki at pinagsabihan. Kayong dalawa, sabi ko hindi ba, huwag makulit. Uuwi tayo, sige. Panakot ng matanda sa kanyang mga apo. Biglang lumamlam ang mga mata ng apat. Nasasabi kasi sila sa kanilang paglabas. At dahil sa pasaway ang dalawa sa kanila ay mapipilitan silang umuwi. Okay, hindi na tayo uuwi. Bawi na matanda. Hindi naman ito matiis ang kanyang mga apo, subalit hindi sapat ang kanyang dalang pera kung bibili pa sila ng nuggets na pinaghihilo ng dalawang lalaki. Pero Sunday lang ang bibili natin tapos walang aalis sa upuan, okay? Tumango ang apat at nanahimik. Bumalik na ang kanilang lola sa pila. Ngunit hindi sumuko sina Lucas at Liam. Nagmamakto lang dalawa kahit na sina Lily at Lucy lang ang kanilang kaharap. Samantala nag-uusap sina Doña Alessandra at Trina. Nakatuon ang atensyon ng matanda sa mga sinasabi ni Trina. Bagkos nakatingin ito sa quadruplets na nasa kabilang mesa. Sinasaway ng dalawang babae ang mga kapatid nilang lalaki dahil sa nuggets na kanilang pinaghihilo. Doña, ayos lang po ba kayo? Naaabala po ba kayo ng mga bata? Sambit ni Trina. Hindi naman. Actually, naaalala ko sa kanila si Alessandro. Look, kawangis na kawangis ng dalawang lalaki yung apo ko nung maliit pa siya. At tulad ni Alessandro, they love nuggets. Nakangiting sabi ng matanda. Sila na sa katabing mesa ng quadruplets. Nakita ni Liam at Lucas na kumakain si Doña Alessandra ng nuggets kaya nainggit sila rito. Ay, siya nga po, Doña Alessandra. Carbon copy po sila ni Sir. Hindi po kaya anak yan ni Sir? Ani ng chismosa nitong assistant. Hindi ba po napakadami nating babaeng nakitang kasiping ni Sir? Pinagtawanan lang ito ng matanda. Hay nako Trina, ang lawak ng imahinasyon mo. Maigi pa at pumunta ka ngang counter at bumili ka ng 7 order ng nuggets for dine-in at 4 na for take-out. Utos ng matanda. Sinunod naman ito ni Trina. Naunang matapos mag-order ang lola ng quadruplets, masayang kumakain ang dalawang babae, samantalang parang pinagsakloba naman ng langit at lupa ang mukha ni na Liam at Lucas. Mga apo, next time na lang ang nuggets nyo ah. Hindi kasi kasha ang dala ng pera ng lola man nyo. Sabi nyo kasi Sunday at fries lang eh. Paliwanag na matanda. Opo, sabay na sabi ng Lucas at Liam. Here, ani ni Doña Alessandra. Napatingin ang mama ni Lea sa nagsalita. Ngunit ang quadruplets ay nagniningning ang mga mata sa inilapag ng Doña sa kanilang harapan. Nuggets! Sabay-sabay nilang sigaw. Pauwi na si Lea. Nag-aayos na ito ng kanyang gamit. Nagmamadali na ito dahil susundin niya pa ang kanyang mga anak sa mall. Miss Tuazon! Ani ni Alessandro. At may hawak itong mga folder. Nag-overtime na si Lea ng 2 oras. Halos 1 oras na ding naghihintay ang kanyang mga anak sa mall. Kaya naman nagmamadali na talaga ito sa pag-uwi. Nanlaki ang mga mata ni Lea nang marinig na tinatawag pa siya ng kanyang amo. Ano na naman? Sigaw ni Lea kay Alessandro. Hindi na nito napigilan ng inis dahil kailangan niya nang makaalis. Tapos ko na lahat ng inuutos mo. Meron pa ba?
Nagmamadali ako, hinihintay ako ng mama ko sa mall. Baliw na sabi ni Leia. Miss Toazon, show your manners. Boss mo pa rin ako, remember? Sita ni Alessandro. Napayuko si Leia. Sorry po, may ipag-uutos po ba kayo? Nagmamadali talaga ako, sir eh. Pwedeng bukas na lang yan? Kung hindi naman urgent, kahit ngayon lang, please. Pangangatwira ni Leia. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo na ikaw ang kasama ko sa Monte Carlo. Fix your passport. Yun lang, sige, makakauwi ka na. Sambit ni Alessandro at saka umalis. Nagulantang si Leia sa kanyang narinig. Monte Carlo? Pero sir, sigaw ni Leia at tinabol si Alessandro. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Makakaramdam kaya si Doña Alessandra ng dukso ng dugo sa quadruplets? Magkakasama kaya ang dalawa papuntang Monte Carlo? Dito na kaya nila maaalala ang kanilang nakaraan? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! I remember this feeling, the smell, the lust I've never felt for a long time. Ikaw ba yung babae na kasiping ko sa eroplano 4 years ago? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, nakita ng quadruplets at si Doña Alessandra sa isang fast food. Natuwa ang matanda sa mga ito at naalala ang kanyang apong si Alessandro noong ito'y bata pa. Samantala, ibinalita na ni Alessandro ang pagpunta ni na Leia sa Monte Carlo para sa isang business trip. Papayag kaya si Leia? Mauungkat na ba ang kanilang nakaraan? Tunghayan ang 7th kabanata. Sir, teka lang! Tawag ni Leia kay Alessandro. Yes? Akala ko ba nagmamadali ka nang umuwi? Bakit nandito ka pa, Miss Toazon? Tanong ni Alessandro. Hindi mapakali si Leia sa sinabi ng kanyang amo. Pero sir, bakit ako? Ginugutam niyo lang ata ako, sir eh. Mukha ba ako nagbibiro? At saka sabi mo, dream place mo yung Monte Carlo, hindi ba? So bakit ganyan ang naging reaksyon mo? Hindi ba dapat tumalon ka sa tuwa dahil in just a snap makakapunta ka na sa dream place mo? Ayaw mo ba nun? Or natatakot ka dahil ako ang kasama mo? Asar na sabi ni Alessandro. Napanting ang tingin ni Leia sa sinabi ni Alessandro. Ngunit pinasigundahan ito kaagad ni Alessandro para lalong mapikon ang dalaga. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Unti-unting lumapit si Alessandro kay Leia. Paatras naman ng paatras si Leia para makalayo sa binata. Siguro nga natatakot ka kung ako ang kasama mo sa dream place mo. Baka tuluyan kang mahulog sa akin, Miss Toazon. Nahinto si Leia sa pag-atras. Wala na kasi itong maatrasan dahil pader na ang nasa likuran nito. Patay! Sambit ni Leia nang maramdaman na nitong wala na siyang maatrasan. Ano, nahihiya ka pa? Alam ko namang gusto mong sumama. Ujok na Alessandro. No! May mga bagay akong hindi pwede basta-basta ang iwan. Pasensya na po. Pasensya na po, sir. Pagtanggi ni Leia. Reasons. Umiiling nitong sabi. Pumayag ka na. Alam ko nahihiya ka lang. Don't worry, Miss Toazon. Malambing ang boses ni Alessandro. Gigilid sana si Leia upang hindi ma-corner ni Alessandro. Ngunit sadyang sanay ang binatang manggipit, lalo na sa mga babaeng gusto nitong akitin. Bigla nitong tinuon ang kanyang dalawang kamay sa pader sa magkabilang gilid ni Leia. Nagulat si Leia at namula na tila kamatis. Natuwa si Alessandro sa naging reaksyon ni Leia. Alam nitong natataranta na ang dalaga at konti na lang ay bibigay na ito
dahil sa kanyang kakisigan. I'll keep it a secret kung sakaling magkagusto ka nga sa akin. And if you want, pwede na tila nawala ng hininga si Alessandro ng ilang segundo. Aray ko! Halos mawala ng malay ang binata sa ginawa ni Leia. Yung alaga ko! Namimilipit ito sa sakit at napaupo pa ito sa sahig habang hawak-hawak ang kanyang pagkalalaki. Napapala mo! Gigil na sabi ni Leia. Hindi mo ako madadaan sa mga ganyan mo, sir. Ibahin mo ako. Tinadyaka ni Leia ang maselang bahagi ni Alessandro dahil tunay itong nag-aral ng self-defense at ito ang kanyang naging initial reaction sa ginawa ng binata. Ilang sandali pa na pagtanto ni Leia ang napasobra ata ang kanyang ginawa. Tinulungan nito ang binatang tumayo. Ikinuha niya si Alessandro ng cold compress para sa natamu nitong pinsala. Hindi maiwan ni Leia ang kanyang amo dahil talagang iniindan nitong sakit. Nakatitig lang ang dalaga at nakayuko sa tapat ni Alessandro. Pinipilit pa rin ni Alessandro si Leia na sumama sa business trip nila sa Monte Carlo. Di ka ba talaga sasama? Patay ako kay Lola nito. Paawang sabi ni Alessandro. Hindi ka ba naaawa sa akin? Kanina pinagalitan na ako ni Lola. At pag nalaman niyang hindi mo ako masasamahan sa Monte Carlo, ako, iisipin niyang hindi kita tinatrato ng tama. Nakita mo naman kung gaano magalit si Lola, hindi ba? Ano to, sapilitan? Wala na akong karapatan na magdesisyon? Ngulumod na sabi ni Leia. Please, Miss Tuazon, hindi tayo matatapos sa usapang to hanggat hindi ka napapapayag. Sambit ni Alessandro. Kaya please, say yes. Nahagip ng mata ni Leia ang wall clock. Magsi-7 na ng gabi at siguradong naiinip na ang kanyang mga anak sa paghihintay sa kanya. Ngunit hindi naman ito makaalis dahil hindi pa sila tapos mag-usap ng kanyang amo. Tapos mababaog pa ata ako sa ginawa mo. Hindi ka ba naaawa sa akin? Sabit ni Alessandro. Okay, fine. Pumapayag na po ako. Busangot na sagot ang dalaga. Talaga? Masayang masaya sabi ni Alessandro. Hindi lang ito makatayo ng ayos dahil sa nangyari. Opo, sir. Ano, pwede na po ba akong umalis? Siguro naman okay ng kabayaran yun sa nagawa ko. Masungit na sabi ni Leia. Oo naman, sobra pa. Ngiting-ngiting sabi ni Alessandro. Humahangos na pumunta ng mall si Leia. Nag-aalala na ito dahil baka nagmamaktol ng kanyang mga anak sa paghihintay sa kanya. Ngunit kabaliktaran ng kanyang nadatnan. Sa may activity area ang tagpuan ni na Leia at ng kanyang mga anak. Doon dumiretso si Leia at dali-daling hinanap ang kanyang mga anak. Subalit isang pamilyar na babae ang kanyang nakitang kausap ng kanyang mama at isa pang babaeng nakipaghabulan naman sa kanyang mga anak. Doña Alessandra? Gulat nitong sabi. Napalingon ang dalawang matanda. Nagkukwentuhan kasi sila tungkol sa mga bata. Oh anak, nandito ka na pala. Bati naman ang kanyang mama at lumapit kay Leia. Doña Alessandra, ito pong anak ko, si Leia. Pakilala nito sa kanyang anak. Ngumiti nang walang kasing tamis ang Doña na makita si Leia. Oh yes, I know her. She's one of my employees. Hindi makapaniwala si Leia ang giliw na giliw ang Doña sa kanyang mga anak. Kinuwento nito nakita sila sa isang fast food at narinig nitong nangihilo ang kanyang dalawang anak na lalaki ng nuggets. Nahabagang matanda at binili nito ng titig isa. Bukod doon ay pinag-take out din niya ang mga ito. Binanggit din ng Doña na kaya pala pamilyar mukha ng dalawang batang babae. Yun pala ay kawangis ito ni Leia. Samantalang nagugunita naman ng matanda ang kanyang apong si Alessandro sa dalawa nitong anak na lalaki. Walang mapaglagyan ng kaligayahan si Doña Alessandra habang kasama ang apat na bata. Lalo na tuwing nagtatawanan ng mga ito at nagpapakitang gila sa kanyang harapan. Ayaw pa sanang mahiwalay ng matanda sa mga bata, ngunit lumalalim na ang gabi at kailangan na nilang umuwi. Pasensya na po sa naging abala sa ginawa ng mga anak ko, Doña Alessandra. Nahihiyang sabi ni Leia. Ano ka ba, Leia?
Ako ang dapat mag-thank you sa'yo dahil masaya ako makasama ang mga anak mo. At pasensya na rin sa nangyari sa office kanina, ha? I know you understand why I did that. And I'm very sorry. Sabi ng matanda. Wala po yun. Naiintindihan ko po, Doña Alessandra. Maraming salamat din po sa mga toys at food na bilhin ninyo para sa mga bata. Pangako po, makakabawi rin po ako sa inyo sa kahit anong paraan. Ani ni Leia. Bago pa sila tuluyang maghiwalay, ay pinakiss ni Leia ang kanyang mga anak kay Doña Alessandra. Hi, how I wish may apo din akong kasing gwapo at gaganda niyo. Sabay-sabay silang niyupos ng matanda. Can we have a little secret? Bulong ng matanda bago kumalas ang kanyang pagkakayakap. Sabay-sabay na tumango ang mga ito at may pananabik sa kanilang mga mata. Bibigyan ko kayo nito. Nilabas ng matanda ang kanyang calling card at inabutan ito isa-isa sa mga bata. Kapag gusto nyo ng nuggets, call me right away, ah, at lilipad si Lola Alessandra para dalan kayo ng nuggets. Okay ba yon? Alok ng matanda. Nagdiningning ang mga mata ng bawat isa at halos mapunit ang kanilang mga labi dahil sa tuwa. Ilang sandali pa at dumating na si Sandra. Nagtataka ito kung bakit kailangan magpasundo ng kanyang mama. Akala nito ay may kung anong nangyari sa matanda. Yun pala ay pinahatid ng Donya ang mag-iina upang makauwi sila ng maayos. Hindi makapaniwala si Sandra ang giliw na giliw ang kanyang ina sa mga anak ni Leia. Wala itong mapaglagyan ng tuwa at masayang-masayang kwento kung paano sila nagkita sa isang fast food. Alam mo, Sandra, if ever na magkaroon man ng anak si Alessandro, I'll accept my great-grandchild, pero ang nanay? Maybe kung kasing tapang at kasing ugali ni Leia, pwede pa. Natatawa na sabi ni Doña Alessandra. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dahil sa napapagalitan ni Doña Alessandra si Alessandro, ay naglaylo muna ito sa pang-aasar kay Leia. Lalo na't ayaw na nitong matadyakan muli ni Leia. Sa kabilang banda ay nilamon na ng hiya si Leia. Hindi na ito nakatanggi sa pagsama kay Alessandro sa Monte Carlo. Nahiya na kasi ito sa lola ni Alessandro, kaya naman kahit labag sa kanyang loob ay sumama na ito. Mabuti na lang at nandyan ang kanyang ina at nauunawaan ang kanyang pag-alis. Dumating na ang araw ng flight ni Leia at hindi na nagpahatid si Leia sa airport dahil hindi nito kayang makitang nag-iiyakan ang kanyang mga anak habang paalis siya ng bansa. Habang nakasakay si Leia sa eroplano, ay nakatanaw lang si Leia sa bintana at namumugto ang mga mata sa pag-iyak. Kumakain naman si Alessandro ng hapunan. Miss Toison, kumain ka na. Matagal pa tayo bago mag-land. Napansin kasi nitong hindi ginalaw ni Leia ang pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Babalik ka pa rin naman ng Pilipinas. Halos 2 weeks lang tayo dun. Puna ni Alessandro. Tinitigan lang nito ng masama si Leia sa kainirapan. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Kung hindi lang malaki yung utang na loob ko sa lola mo, hindi ako sasama sa trip na to, ah. Gulungod ni Leia at saka ininom ang champagne. Nasasanay na si Alessandro sa gawaing ito ni Leia. Nang dahil din dito ay mas nalalaman ng binata ang saloobin ni Leia sa mga bagay-bagay. Subalit hindi ito makapaniwalang, may kalakasan pala si Leia sa pag-inom ng alak. Dinaan na lang kasi ng dalaga sa pag-inom ng champagne ang lumbay na kanyang nararamdaman. Halos 7 oras lang nakalipas at napansin ni Alessandro nakatulog na si Leia. Nakayakap ito sa kanyang sarili na senyales na nilalamig ito sa kanyang pwesto. Hindi naman ako ganun kasamang tao para hindi asikasuhin ang magandang dilag na kasama ko. Maswerte ka, Miss Toison. Guwapo na at gentleman pang katabi mo. Nagpakuha ang binata ng blanket sa attendant. Matapos ay siya mismo ang nagkumot kay Leia. Madilim na rin ang paligid dahil halos karamihan ng mga pasahero ay nagpapahinga na rin at natutulog. Habang inaayos ni Alessandro ang blanket ni Leia, ay hindi nito maiwasang mapatitig sa maamong mukha ni Leia. As I expected, mas maganda ka sa malapitan. Parang sarap mo tuloy nakawan ng halik.
Mas nahimbing ang tulog ni Leia dahil sa init na kanyang naramdaman. Bumaling ito bahagya kaya naman nagulat si Alessandro. Ngunit imbis na lumayo ay muntik nang masubsob ang binata kay Leia. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes ni Alessandro kaya napakapit ito sa hawakan sa gilid ni Leia at hindi natumba. Mas nagiging malapit ang mukha ni Alessandro at Leia sa isa't isa. Nakadikit na rin ang matipunong dibdib ni Alessandro sa balingkinita na katawan ni Leia. Hindi naman nagambala ang tulog ni Leia. Marahil ay dahil ito sa epekto ng champagne na tila ginawa niyang juice kanina. I remember this feeling. The smell, the lust I've never felt for a long time. Leia, ikaw ba yung babaeng nakasiping ko sa eroplano 4 years ago? Pero how come na hindi mo ako kilala kung ikaw nga yan? Titig na titig si Alessandro kay Leia. Tila hinahatak ang kanyang labi papalapit sa mga labi ni Leia. Naramdaman din ni Alessandro ang tumutusok na ang kanyang pagkalalaki at may kakaibang init na siyang nararamdaman. Lalo na't kumot lang ang pumapagitan sa kanilang mga katawan. I cannot help it. Bahala na. I want her to be mine. Hahalikan na sana ni Alessandro si Leia, ngunit biglang nagmulat ng mata ang dalaga. Nagtitigan ang dalawa at tila hinuhubaran na ni Alessandro si Leia sa kanyang imahinasyon. Hindi alam ni Alessandro ang naalimpungatan si Leia kanina at nakita ang kanyang ginawa. Nasa impluensya si Leia ng alak, kaya naman hindi na nito nagawang pumalag. Kasabay nito ay nagtatalo ang kanyang isip at ang init ng kanyang katawan. Leia, ano ba? Huwag kang magpapadala. Ano, uulit ka na naman sa katangahan mo 4 years ago? Ano ba, Leia? Sir? Anay ni Leia. What? Bulyo ni Alessandro. Sumuka kasi si Leia dahil sa dami nitong nainom na alak. Mabuti na lang at nakatayo kaagad si Alessandro, kaya nakaiwas ito kaagad. Ngunit sa kasamaang palad ay naligo si Leia ng kanyang suka at hindi makagalaw. Katulad na katulad siya ng babae 4 years ago. Ako na nga itong tumulong, ako pa itong masusukahan. Same scenario, same destination. Ang pagkakaiba lang, nakascore ako sa kanya. Eh kay Leia, nihalik, wala. Okay, don't move para hindi kumalat. Okay lang ba na akong magpuna sa'yo? Maginoong tanong ni Alessandro. Tumango si Leia at hindi na umalma. Marahang pinunasan ni Alessandro si Leia habang naghihintay sa attendant na kanyang tinawag. Nang minutong yun ay nakaramdam ng kilig si Leia. May kabutihan din palang taglay itong lalaking to ah. Sana ganyan ka na lang palagi. Bulong ni Leia habang pinupunasan siya ni Alessandro. Napangisi si Alessandro, kasalukuyan itong pinupunasan na binti ni Leia dahil natuluan din ang mga ito ng suka. Ikaw lang kasi, you never let me take care of you. May pagka-gentleman din naman ako. Masyado mo lang akong pinapangunahan. Tumingala si Alessandro para tingnan ang dalaga. From now on, pwede na ba kitang alagaan? Namula ng todo si Leia at kinilig. Ngunit napansin nitong, imbis sa mukha niya nakatingin si Alessandro, ay titig na titig ito sa kanyang dibdib. Pak! Isang malakas na sampal ang natamo ni Alessandro mula kay Leia. Sir! At niyakap ng dalaga ang kanyang sarili. Alessandro, ayun na eh. Napapalambot mo na eh. Kinikilig na eh. Minsan yung kaanuhan mo wala sa timing. This time, Alessandro, this is all your fault. Nakalapag na ang eroplano sa Dubai. Ilang oras lang hinintay ng dalawa at sumakay na muli sa eroplanong papunta naman ng France. 7 oras ang magiging biyahe ng dalawa sa himpapawid. Kahit na magkatabi sila sa upuan, ay hindi sila nagkikibuan. Ako na magdadala niyan, please. At inagaw ni Alessandro ang hand carry ni Leia. Stay in the lounge, okay? Ako na rin ang kukuha ng bagahe mo. Sorry kanina. I didn't mean it. Payagan mo naman ako makabawi, oh.
Dire-diretso ang sabi ni Alessandro. Inismedan lang ito ni Leia at hinayaan lang si Alessandro sa kanyang ginagawa. I guess it's a yes, usal na Alessandro. Matapos ang clearing ay lumakad ng dalawa palabas. Tinanaw ni Alessandro si Noah na pag-usapan kasi nilang sasamahan ni Noah ang dalawa papunta sa Monte Carlo. Total siya naman ang madalas na kausap ni Miss Cheska Martinez. Bro! Tawag ni Alessandro kay Noah. Sinalubong naman ito ni Noah, ngunit imbis na ang kanyang kaibigan ang lapitan ay mas nauna pa nitong batiin si Leia. Hi! Bati ni Noah kay Leia. Ikaw ba yung sekretary ni Alessandro? Tanong nito sabay ngiti kay Leia. Nakaramdam ng pagkailang si Leia, ngunit nagawa pa rin itong sumagot. Yes po, sir. Hi, I'm Noah. Pagpapakilala nito sa sarili at inabot ang kamay ng dalaga. Tila nawala sa eksena si Alessandro. Tinignan nito ang salit-salitan si Noah at Leia. Noah! Sabat ni Alessandro at pumagit na sa dalawa. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Ano kayang magiging ganap ni Noah sa relasyon ni na Alessandro at Leia? Ano kayang kahihinatnan ng kanilang business trip sa Monte Carlo? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Lara, nasaan ang daddy ng mga bata? Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, tila nagbabalik ang mga alaala ni Alessandro sa eroplano. 4 na taon na ang nakalipas. Nakalapag na rin ang sinasakyang eroplano nila Alessandro at Leia sa France. Sinalubong sila ni Noah upang samahan papuntang Monte Carlo. Ano nga bang gagampanan ni Noah sa pagitan ni Alessandro at Leia? Tunghayan ang 8th kabanata. Bro, hello! Sabit ni Alessandro at hinarang ang kanyang sarili kay Leia. Subalit kahit nakaharang na si Alessandro sa pagitan ni Noah at Leia, ay tila tumatagos pa rin ang paningin ni Noah at si Leia pa rin ang tanging nakikita. Bro naman, umalis ka nga dyan! Gigil na sabi ni Noah at hinahawi si Alessandro sa kanilang gitna. Gusto ko lang sanang magpakilala ng maayos sa kasama mo. Ikaw panira ka talaga eh. Bro, let me remind you, nandito si Leia para sa business trip, hindi para makipagkilala sa'yo. Bumaling si Alessandro kay Leia. Right, Leia? Opo, Sir Alessandro. Nahihiyang tugon ni Leia. Nagtaka si Alessandro dahil tila naging mahinhin ang kilos ni Leia at hindi makabasag pinggan. Samantalang kanina ay taray-tarayan ito at ubod ng sungit. Binaliwala muna ito ni Alessandro at pinagpatuloy ang pag-aagaw ng atensyon ni Leia kay Noah. See? So ano, tara na? Hindi ba't ihahatid mo pa kami sa Monte Carlo? Nanlaki ang mga mata ni Alessandro habang nagsasalita. 12 hours mahigit ang biyahe namin mula sa Pinas. Hanggang dito, babiyahe pa ba tayo papuntang Monte Carlo? So I think we need to take some rest, especially Leia. Mariing sabi ng binata. Tila lumukso ang puso ni Leia nang marinig ang sinabi ni Alessandro. Bakit ka biglang naging concerned sa akin? Bulong ni Leia titig na titig kay Alessandro kahit na ito'y nakatalikod. Napangiti naman si Alessandro nang marinig ang bulong ni Leia. Wala nang nagawa si Noah at sinunod na lang si Alessandro. Naglalakad na ang tatlo palabas ng airport. Napansin ni Alessandro ang nagpapahuli si Noah upang masabayang maglakad si Leia. Inalok din itong siya ng magbitbit ng mga gamit ni Leia. Ngunit dahil pabibo si Alessandro, ay kinuha niya biglang traveling bag ni Leia at hand carry. Siya tuloy ang nagbitbit ng lahat, isama pa ang kanyang personal na bagahe. Bro, ano? Ako lang lahat to? Bulyaw ni Alessandro sa kaibigan.
Bro, hindi ba't kinusto mo yan? Magtiis ka, ako nang bahala kay Leia. Sabay kindat pa kay Leia. Lokong to, ay iisahan mo pa ako. Naku, Noah. Napakagatlabi si Alessandro at nahis batukan si Noah sa inis. Makisig na lalaki si Noah. Ngunit mas pansinin pa rin si Alessandro kapag sila'y magkasama. Baliwala naman ito kay Noah dahil wala naman itong balak makipagkompetensya sa kaibigan. Magkasabot din palagi ang dalawa sa kalokohan. Alam din ang magkaibigang magkaibang tipo nila sa babae. Magkaibigan sa hirap at ginhawa at walang laglagan. Ngunit nang makita ni Noah si Leia, nabighani ito kaagad sa kagandahan ng dalaga at wala siyang sinayang na oras upang makilala ito. Kinilala ni Noah si Leia habang sila'y naglalakad. Tinanong ang pangalan at kung paano siya naging sekretarya ng kanyang kaibigan. Panay ang sabat ni Alessandro na tila nagpapapansin kay Leia, ngunit hindi ito pinapansin ang dalawa. Hanggang nakarating na sila sa abangan ng mga sasakyan kung saan doon sila pipikapin. Noah, nasa na ba yung sasakyan? Hindi ba dapat andito na yun kaagad? Bulyaw ni Alessandro habang bitbit ang mga bagahe. Bigat naman ang mga to, tulong naman oh! Kasalukuyan nag-uusap pa rin ang dalawa. Kaya naman ang marinig ito ni Leia ay agad nitong kinuha ang hand carry at ang backpack ni Alessandro. Ako na lang po sir, magdadala ng mga to. Wika ni Leia. Pinigilan ito ni Noah at kinuha ang mga bag. No, let me carry this. A lady like you should be treated like a queen. Ray na bang pinagbubuhat ng bag? Don't worry, I will be your servant. Preskong sabi ni Noah. Hindi napigilan ni Leia mapangiti sa sinabi ni Noah. Kitang-kita ito ni Alessandro. Hindi ito makapaniwala sa ginagawa ng kanyang kaibigan. Dumating na rin sa wakas ang sasakyan. Nagawa pang makipag-unahan ni Alessandro kay Noah upang pagbuksan si Leia ng pinto. Swerte at nauna si Alessandro. Agad din itong pumasok at tumabi kay Leia. Wala nang nagawa si Noah kung hindi maupo katabi ng driver. Tahimik lang si Leia buong biyahe. Samantalang si Alessandro naman ay hindi mapakali. Miss Toison. Formal na tawag ni Alessandro. Lumingon si Leia. Yes po sir, may kailangan po ba kayo? Wala naman. I just wanna ask kung napagod ka ba sa biyahe? Do you want anything? Baka gusto mo munang kumain. Pwede naman tayong mag-stop over sa isang resto. Alok ni Alessandro. Baka may hangover ka pa. You need to eat. Nagulumihanan si Leia sa pagiging maasikaso ni Alessandro mula pa kanina. Anong nangyari kay sir? Sanhi ba ito ng jet lag? Sana palagi na lang siya may jet lag para nasasapian siya ng mabuting espiritu. Bulong ni Leia sa sarili. Tila may kumiliti sa tiyan ni Alessandro nang marinig ang mga sinabi ni Leia. Oo nga Leia, may masarap na resto around the area. Kung gusto mo, kumain muna tayo. Sabat ni Noah. Ang kaninang tuwa ay napalitan ng pagkayamot nang sumabat si Noah sa usapan. Ay okay lang po ako, Sir Noah, Sir Alessandro. Wala po kayong dapat ipag-alala sa akin. Tugon ni Leia sa dalawa. Hindi naman na umimik si Noah. Si Alessandro naman ay pasimpleng bumulong kay Leia. I know weird tong sasabihin ko pero be careful with that guy. Alalahanin mo we're friends kaya magkasing ugali kami. Bulong ni Alessandro kay Leia. Kilala ko yan mula ulo hanggang paa. Maloko at playboy ang si Noah. Inaabisuhan lang kita hanggat maaga pa. Don't give your whole trust to him. Natawang bahagya si Leia nang marinig ang sinabi ni Alessandro. Eddie sir, kailangan ko nang talagang mag-ingat sa'yo. Kasi kung magkaugali kayo, manluloko ka rin at babaero. Asar ni Leia. Natigilan si Alessandro at natatameme sa sinabi ni Leia. Napagtanto nitong mali ang ginawa niyang strategy upang maiwasan ni Leia si Noah. Akala nito ay matatakot si Leia. Ngunit bandang huli sa kanya din sumapol ang lahat. Don't worry sir, kung ikaw nga na-handle ko, si Sir Noah pa po kaya? Mukhang mas harmless naman siya sir kaysa sayo. Dagdag ni Leia. I'm just worried about you. Tapos aasarin mo pa ako ng ganyan? Hindi po pwedeng magpasalamat ka na lang?
Hindi yung ipapamukha mo pa sa akin na mas malala ako kay Noah. Bulyo ni Alessandro. Pinagtawanan lang ito ng dalaga. Mahabang naging biyahe nila papuntang Monte Carlo. At nang nakarating na sila sa hotel ay bakas na sa itsura ni Leia ang pagod. Naghintay ang dalawa sa may receiving area ng hotel habang kausap ni Noah ang receptionist. Napansin ni Alessandro ang natatagalan si Noah sa pakikipag-usap kaya lumapit na ito sa kaibigan. Bro! Tawag ni Alessandro. Bro, may problema. Sambit ni Noah. Yung unang reservation lang kasi yung na-clear nila, yung additional room hindi pala na-update. Tugon ni Noah. So anong nangyari? Nasa isang room lang kayo ni Leia. Siwalat ni Noah. Ha? Wala na po bang available rooms kahit hindi suite type? Sabat ni Leia. Hindi napansin ang magkaibigan nasa likuran na pala si Leia. Hindi naman po sa nag-i-inerte ako pero po kasi hindi naman po ata tamang nasa isang kwarto kami ni Sir. Baka hindi po siya maging komportable na may kasama. At saka po baka pag nalaman ni na Doña Alessandra at Ma'am Sandra na iisa lang ang room namin, baka isipin nila na nagtitake advantage ako. Sir Noah, kahit sa ibang hotel or apartel na lang po ako. May alam po ako malapit lang dito, kahit doon na lang. Pagmamakaawa ni Leia. Samantala, nalulumbay ang apat na anak ni Leia. Pagising kasi nila ay nakaalis ng kanilang mommy. Iniwan na lang nito ang kanyang hinubad na damit upang kahit papaano'y naaamoy siya ng mga ito. Nakatanaw lang ang apat sa labas at nakatitig sa damit ng kanilang mommy. Naluluha pa nga sina Lucy at Lily dahil gusto nilang makita ang kanilang mommy. Tara, hiram natin yung cellphone ni Lola Ma, tawagan natin si mommy. Ideya ni Lucas. Nabuhayan ang dalawang babae at sumang-ayon sa plano ng kanilang kapatid. Dali-dali nilang hiniram ang cellphone ng kanilang lola. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi sumasagot sa kanilang tawag si Leia. Sabi ng kanilang lola, marahil ay nasa biyahe pa ito. Hintayin lang nila at paniguradong tatawag ang kanilang mommy anumang oras pagkarating nito sa Monte Carlo. Nalumbay ang apat, pati na sina Lucas at Leia may malungkot na. Ay, kalungkot naman. Sana pwedeng hindi na mag-work si mommy sa malayo. Napasalumbaba pa si Liam. Liam, nasa'yo pa yung paper na binigay ni Lola. Pilit na binibigkas ni Lucas ang pangalan ng Donya. Alessandra, Doktora Alessandra! Sambit naman ni Lucy na nabubulol din sa pagbigkas. Oo! Naisip niyo bang naisip ko? Ngiting-ngiting sabi ni Lucas at tumataas pa ang kilay nito. Tila may binabalak ang apat upang mawaksi ang kanilang lungkot. Nagsasampay mula sa labas ang lola ng quadruplets nang biglang may magarang kotse na tumigil sa kanilang harapan. Nagtataka ito dahil wala naman silang inaasahang bisita. May bumabang matandang babae at nagulat ang mama ni Leia nang makita kung sino ito. Doña Alessandra! Sigaw ng mama ni Leia at nagmamadaling pinagbuksan ng matanda ang gate. Naparito po kayo. May problema po ba? Tarantang sabi ng mama ni Leia. Lola! Salubong naman ang apat na makukulit na bata. Niyapos nilang matanda at tuwang-tuwa sila sa pagdating nito. Hi! Namiss niyo ba ako? Masayang-masayang sabi ng matanda. Naguguluhan ang mama ni Leia sa nangyayari. Napansin ito ni Sandra kaya naman kinausap niya ito. Nagpakilala muna si Sandra, gayon din ang mama ni Leia na si Lara. Humingi ito ng paumanhin sa biglaan nilang pagdating. Sinabi nitong tumawag ang apat sa Donya kanina, kaya naman pinakansel ng Donya ang lahat ng kanyang appointments ngayong araw upang makasama ang apat. Naku ma'am, pasensya na po sa abalang ginawa nilang apat. Hindi ko po alam na tinawagan nila kayo. Nahihiyang sabi ni Lara. Sandra na lang please. Sambit ni Sandra. Wala po yan Lara. Gusto rin talagang puntahan ni mama ang mga apo nyo. Ganon din po ako dahil gusto ko silang makilala kung ayos lang po sa inyo. Hindi naman tumanggi si Lara. Bagkos ay natutuwa pa ito dahil nakakapagbigay saya ang kanyang apo sa iba. Habang nakikipaglaro si Doña Alessandra at Sandra sa apat na maliit sa hardin,
ay agad na pansin ni Sandra ang kawangis na kawangis nga ni na Liam at Lucas si Alessandro. Ultimo ang korba ng kilay nito, nakuha ng dalawa kay Alessandro. Nagpakita ng ilang litraso si Sandra kay Lara at laking gulat din itong kuhang-kuha ng dalawang lalaki ang mukha ni Alessandro. Bukod doon ay kahit nakawangis ni Leia ang dalawang babae, si Lily at Lucy, ay may mga mannerism silang katulad naman kay Alessandro. Tulad ng pangiti at ilang ekspresyon ng mukha. Alaskador din ang dalawang babae, kaya mas madalas nilang napapaiyak ang mga kapatid nitong lalaki. Hanggang naisipang itanong ni Sandra kung nasaan ang tatay ng apat. Nasa kusina ang dalawa at hinahanda ang meriendang dala ng Donya para sa kanilang lahat. Lara, if you don't mind, may tatanong sana ako. Panimula ni Sandra. Ano po yun? It's too personal, pero kung ayaw mo namang sagutin, it's fine. Baka sa mukha ni Lara ang kaba habang nagsasalita si Sandra. Nasaan ang daddy ng mga bata? Napangiti si Lara at huminga ng malalim. Marapat po sigurong si Leia ang tanongin niyo tungkol sa bagay na yan. Pero kung nasan man po siya, ang laki ng pasasalamat namin sa kanya dahil binigyan niya kami ng mga apong mas nagpasaya sa aming buhay. Nagulat si Sandra at humingi ng pasensya sa kanyang ginawa. Baliwala naman ito kay Lara. Ramdam naman itong dala lang ng pagtataka kung kaya't lakas ng loob itong nagtanong. Gabi na at umuwi na rin si Doña Alessandra at Sandra. Pinangako nilang babalik sila sa mga susunod na araw upang maibsan ang lumbay nila sa kanilang Mami Leia. Habang nasa sasakyan ay walang humpay sa kakakwento si Doña Alessandra sa kanyang naging araw kasama ang apat. Natatawa na lang si Sandra dahil kakaibang sayang kanyang nakikita sa matanda. Alam mo Sandra, kakaibang sayang hatid ng apat ng batang yan. You know I love kids pero yung sa kanila kakaiba eh. The last time I felt this was when Alessandra was still young. Salaysay ng matanda. Siya nga po, Donya. Nakalimutan niyo nga po may arthritis kayo at nakipaghabulan pa kayo sa kanila. Sabat ni Trina. Ay, paano nga kaya kung si Alessandro ang tatay nila, no? Tapos lola ka na pala, Sandra. Bago ako mawala sa mundo, nakita ko rin ang mga apo ko sa tuhod. Napailing si Sandra sa kanyang narinig. Nako, mama, masyado namang malawak ang imahinasyon niyo. Kakanood niyo yan ni Trina ng mga Latin novela. Natatawa na sabi ni Sandra. Speaking of Latin novela, may napanood kami ni Trina na same scenario, ganito rin. At pina-DNA test ng mother yung anak nung girl out of nowhere. Paano kung gawin kaya natin yun sa mga bata? Sambit ng matanda. Mama, sabay ni Sandra. Are you out of your mind? Umabot ng mahigit kalahating oras ang transaction at pakikipag-usap ni Nanoa at Alessandro sa management. Ngunit wala nang bakanteng kwarto at hindi naman pumayag ang magkaibigang bumukod pa ng hotel si Leia. Gabi na rin kasi at alam nilang pagod na si Leia sa mahabang biyahe. Kaya naman nagkasundo ang dalawa na matulog na lang sa iisang kwarto. Kailangan na rin bumalik ni Noah sa France dahil maaga pa ito bukas para sa kanyang trabaho. Bilang gentleman, ikaw muna ang magwash, huli na lang ako. Sambit ni Alessandro. Hindi na umangal si Leia, pagod na rin kasi ang dalaga at gusto na nitong matulog. Ilang sandali pa at natapos na si Leia. Sir, ano po yung ginagawa niyo? Nadatnan kasi ni Leia si Alessandro ang naglatag sa sofa. Nagpakuha rin ito ng extra pillow at blanket na kanyang gagamitin. Hinahanda akong tulugan ko. Tugon ni Alessandro. Di naman ako makakapayag na ikaw ang matulog dito sa sofa. Alam ko hindi ka magiging komportable kung tatabi naman ako sa'yo. Alam ko naman ang word na privacy. Usal ni Alessandro. Tila nanibago si Leia at gumapo sa kanyang paningin si Alessandro. Totoo ba to? Bulong ni Leia. Ikaw lang kasi, Miss Tuazon. May good side din naman kasi ako. Di mo lang ako pinagbigyang ipakita sa'yo. Sambit ni Alessandro. Sige na, mahiga ka na. I can take care of myself. Dagdag ni Alessandro at pumasok ng kwarto. Sa unang beses ay kinilig ng labi si Leia sa mga ginawa ni Alessandro. Siguro nga hindi ka ganong kasama.
Hindi ko lang talaga pinapayagan ang sarili kong makita ang good side mo. Mahinang sabi ni Leia. Sadyang matagal si Alessandra sa paglilinis ng kanyang katawan. Kaya naman matapos ito, ay duling na si Leia sa kakahintay sa binata. Ba't kising ka pa? Hindi ba sabi ko sa'yo matulog ka na? Sambit ni Alessandra nang makita si Leia ang pinipilit na lang imulat ang kanyang mga mata. Eh sir, nakakahiya kasi. Ikaw tong amo ko tapos ikaw pa tong nasa sofa matutulog. Dito ka na lang sir, malaki naman tong kama. Lalagyan ko na lang ng unan sa gitna. Pero sigurado ka? Hindi ka natatakot na baka kung anong gawin ko sa'yo habang natutulog ka? Hama ni Alessandro. Sir, kanina pa tayo magkasama ng tayong dalawa lang. At saka may tiwala ako sa'yo. Sir, please, antok na ako. Ayoko na makipagtalo. Nabubugnot na sabi ni Leia dahil antok na ito. Hindi na nagpapilit pa si Alessandro at lumapit na kay Leia. At dahil sa sinabi ni Leia may tiwala siya sa kanya, sabi nito sa kanyang sarili na papatunayan niyang tama si Leia. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay nakatulog na ang dalawa. Nasa magkabilang side sila ng kama at may nakaharang na unan sa kanilang gitna. Naglalayag naman ang diwa ni Alessandro nang may maramdaman nitong nakadantay sa kanya. Mapababalikwa sana ito ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below kung ano kayang nakita ni Alessandro. Sino nga ba sa magkaibigan ang makakakuha ng atensyon ni Leia? Itutuloy kaya ng matanda ang kanyang balang? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Kung si Noah, ituturing ka lang na Reyna. Ako, gagawin kitang Reyna. May I dance with my queen? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, nakarating na ang dalawa sa Monte Carlo. Tila nagiging hadlang si Noah sa pagpapakitang gilas ni Alessandro kay Leia. Sa kabilang banda, mas nagiging malapit na si Doña Alessandra sa quadruplets. Ano nga kayang nakita ni Alessandro? Tunghayan ang 9 na kabanata. Nakadim ang ilaw, kaya naman naaaninag pa rin ni Alessandro ang paligid. Nakita nitong nakadantay si Leia sa kanya. Marahil ay natanggal ang nakaharang na unan at hindi na namalaya ni Leia ang nakadantay na siya sa binata. Abote nga naman ang ngiti ni Alessandro. Amoy na amoy nito si Leia. Humahalimuyak sa bango ang dalaga dahil naligo ito bago mahiga sa kama. Hinayaan lang ni Alessandro sa ganoong posisyon si Leia. Ngunit tila may napansin ito sa bandang tiyan ng dalaga. Nakalilis kasi ang damit nito at hindi niya maiwasang hindi ito titigan. Teka, tama ba itong nakikita ko? Bakit ang lalaki na stretch marks niya? Dati ba siyang mataba? Grabe oh, ang itim pa. Kahit na gano'n ay hindi naman nakakabawa sa apil ni Leia ang kanyang stretch marks, bagkos mas naaakit si Alessandro dito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Habang nakatingin si Alessandro sa tiyan ni Leia, ay may napansin na naman ito. Parang peklat na mahaba. Doon sumagi sa kanyang isipan kung nanganak na ba si Leia o operada. Mas lumalim ang paghihinala ni Alessandro. Kaya naman upang magkaroon ng kasagutan ng kanyang nasa isipan, ay marahan niyang tinaas ang damit ni Leia. Kabado si Alessandro dahil alam nitong kapag nahuli siya ni Leia sa kanyang ginawa, ay hindi lang black eye ang aabutin niya. Halos hindi humihinga si Alessandro habang itinataas ang marahan ng damit ni Leia. Ngunit nang malapit niya nang makita ang kabuuan ng peklat, ay biglang bumalikwa si Leia. Kapatid ka talaga ni Lucifer. Kainis ka talagang lalaki ka. Bulong ni Leia. Tuluyan na itong yumakap kay Alessandro. At hindi na nakagalaw ang binata. Napangisi na lang si Alessandro. Pakiramdam ko ako yung sinabihan mong kapatid ni Lucifer. Ay, nako. Hanggang panaginip ba naman nag-aaway pa rin tayo?
Natawa na lang mag-isa si Alessandro at pinikit ang kanyang mga mata. Good night, my little devil. At hinayaan lang ni Alessandro si Leia sa ganoong posisyon. Hindi na ito muling nangahas na tignan ang peklat sa tiyan ni Leia. Iniisip na lang nito na kung ano man yun ay hindi na mahalaga. Kinaumagahan ay nagising si Leia sa sikat ng araw na tumama sa kanyang mukha. Unti-unti siyang dumilat at bumungad kaagad ang mukha ni Alessandrong nakaharap sa kanya. Malapit na malapit sa kanya. Kaya naman lahat ng detalye sa mukha ng binata ay nakikita ni Leia. Mahimbing pa itong natutulog at tila ang helang kanyang itsura. Titig na titig si Leia at naalala si na Liam at Lucas. Ngayon ko lang napagtantong kamukha mo pala si na Lucas at Liam. Sana ganyan ka na lang palagi. Mahimbing na natutulog. Bulong ni Leia. Wala pa sa sarili si Leia at tila ba nananaginip. Nagawa pa nitong haplusin ang mukha ni Alessandro at magmasdan ng maigi. Nalimpungatan si Alessandro nang marinig ang tinig ni Leia. Nagtataka si Alessandro kung sino ang dalawang pangalan na binanggit ni Leia. Ngunit nawaksi ito sa kanyang isipan nang biglang hawakan ng dalaga ang kanyang mukha. Napalitan ng kilig at saya ang nararamdaman ni Alessandro. Oh, baka naman matunaw ako sa pagtitig mo. Sambit ni Alessandro habang nakapikit. Nanlaki mga mata ni Leia. Doon niya napagtantong, hindi pala siya nananaginip. Naramdaman din niyang nakayakap siya kay Alessandro ng mga oras na yon. Oh, alalahanin mo. Ikaw ang nakayakap sa akin, hindi ako. Asar ni Alessandro at ginitian si Leia. Sir! Sigaw ni Leia. Kasabay nito ay itinulak ng dalaga si Alessandro palayo. Pinagmamasdan ni Leia ang paligid mula sa bintana ng kanilang kwarto. Sobrang na-miss ni Leia ang lugar. Halos isang linggo din kasi siyang namalagi noon sa Monte Carlo at tila isang panaginip iyon sa dalaga. Ang maaliwalas na paligid, asul na dagat na matatanaw mula sa kanilang bintana, mga puno at mga ibong lumilipad malapit sa pier. Freshen up, para makapag-breakfast na tayo sa baba. Utos na Alessandro. Kakalabas lang ito sa banyo. Pinauna na kasi ito ni Leia ang gumamit ng banyo dahil tinawagan ng dalaga ang kanyang mga anak. Sobrang niya na kasi itong namimiss at naluluha pa ito nang marinig ang boses ng mga bata. Ginawa niya ito upang hindi marinig ng kanyang amo ang pag-uusap nilang mag-iina. Sige po, sir. Nauutal na sabi ni Leia. Halos malaglag ang panga ni Leia sa kanyang nakita. Pagbaling kasi nito ay nakita niyang malapandesal na abs ni Alessandro. Sabayan pa ng basang buhok na kasalukuyang pinupunasan ng bukod na towel. Nakatapis ito at natatakpan lang ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Napalunok si Leia at natulala ng ilang segundo. Hindi bulag si Alessandro upang hindi mapansin ang malagkit na titig ni Leia. Hinayaan niya lang ang dalaga sa pagtitig na kunyari hindi niya napapansin. Hi, Miss Toison. Dapat pa lang matagal na ako naghubad sa harapan mo para naakit na kita kaagad. Pasalamat ka at nangako ko sa sarili kong wala akong gagawin sa'yo. Pero kung hindi, ay nako. Pinagpatuloy ni Alessandro ang kanyang ginagawa at nagpatay mali siya. Nang hindi pa rin sumasagot si Leia ay naglakad na ito papunta sa tokador. Nakasunod pa rin ang tingin ni Leia kay Alessandro. Leia, magbibihis ka ba or yan ang susuotin mo? Pagbaba natin for breakfast. Tanong ni Alessandro habang kumukuha ng kanyang damit. Bumalik sa ulirat si Leia at sinampal pa ng bahagya ang sarili. Magbibihis po ako. Sorry, ito na. Sambit ni Leia at dali-daling nagtungo sa banyo. Hi, Miss Toison. Mula nang nakita kita sa elevator hanggang ngayon, sinosurpresa mo pa rin ako. Lalo ako natcha-challenge sa'yo. Itaga mo sa bato. You'll be mine pag nasa Pinas na tayo. Matapos kumain ay nagpaalam si Leia na mamamasyal mag-isa. Hindi naman ito pinigilan ni Alessandro. Gusto niya rin kasing malibot ang lugar. Nasa tapat ng Monte Carlo Arbor si Leia. Kumukuha ng litrato ng mga yate na nandoon at ang kagandahan ng asul na dagat, nang biglang may nag-pop up sa notification. Hey, sorry, hindi na kita na-chat gaano. Kamusta na?
Chat ito galing kay Alex. Naging madala ang palitan nila ng chat ni Alex. Bukod sa naging abala rin si Leia sa kanyang trabaho, ay baliwala naman ito sa dalaga. Come what may, kumbaga. Mabilis na sumagot si Leia at sinabing nasa ibang bansa siya. Humingi ng litrato si Alex, ngunit tanging dagat, yate at ibong lumilipad ang kanyang pinapadala. Parang alam ko yung lugar na yan na nasa France ka ba? Monte Carlo, to be exact? Tanong ni Alex. Kinabahan si Leia. Ayaw pa rin niyang malaman ni Alex ang kanyang tunay na pagtao. Kaya kahit picture ng kanyang sarili ay hindi ito nagsisend. Ha? Hindi ah. Nasa Greece ako. Sagot ni Leia. Sorry, I'm late. Humahango sa sabi ng isang babae. Nakasuot ito ng puting dress na hanggang ibabaw ng tuhod ang ikli. Nakalugay ang itim na buhok at nakashades. Good morning, I'm Cheska. Cheska Martinez. Pakilala nito sabay tanggal ng shades. May malaking mata ang babae na babagay sa kanyang parihabang mukha at makapal na labi. Morena ang babae na kawangis ni Megan Young. Ang ganda. Makinis at maganda ang katawan. Unang kita pa lang ni Alessandro sa babae ay napansin na nito kaagad na ang ganda nito. Subalit walang naging dating ang babae at ni kaunting pagnanasa ay wala siyang naramdaman. Good morning! Seryosong sambit ni Alessandro. Alessandro Valencia, the grandson of Doña Alessandra. Sorry, my grandma cannot make it. Kaya ako na lang makikipag-meeting. Napalingon si Noah sa tono ng pananalita ni Alessandro. Seryoso ito, at tila hindi interesado kay Cheska. Kahit na nagpapakyut si Cheska, panay ang liyad nito upang ipronto ang kanyang dibdib at hinahawi pa rin ang kanyang buhok upang mapansin siya ni Alessandro. Okay, paano? Let's start? Sambit ni Alessandro. Nag-umpisa na ang kanilang meeting. Katabi ni Alessandro si Leia upang mag-take down ng notes ng mga importanteng bagay sa kanilang pinag-uusapan. Gayon din si Noah upang magbigay ng suhestyon sa iba pang detalye. Mr. Valencia, thank you for accepting my offer. I'll assure na i-heads up ko ang inyong request sa board and I'll call you right away. Ani ni Cheska, senyales na pagtatampos ng kanilang meeting. Mukha namang matatapos natin ang deal with a span of 1 week kung magiging okay na ang lahat. Well, thank you din sa offer and welcome Ms. Cheska for our partnership. Seryosong sabi ni Alessandro. Mr. Valencia, napapansin kong kanina ka pa seryoso. Hindi ka pa ba nakaka-recover from jet lag? Is there something wrong? Loosen up. Ako na nakikipag-partnership sa'yo, hindi ikaw. Tanong ni Cheska. Nakaramdam si Leia na hindi na tungkol sa trabaho ang patutunguhan ng usapan ng dalawa. Kaya naman pasimple itong tumayo at umalis. Ay, nako. Iyan na naman si Sir. Gustong gusto naman. Sambit ni Leia bago umalis. Nagpantig ang tinga ni Alessandro, ngunit dahil nakikipag-usap ito kay Cheska, ay hindi nito magawang makipagtalo sa dalaga at madepensahan ang sarili. Pumunta ng buffet si Leia at kumumuha na lang ng pagkain. Hey! Tawag ng isang lalaki kay Leia. Sa paglingon ni Leia, nakita niya na kasunod pala si Noah sa kanya. Samahan kita? Ngiting-ngiting sabi nito. Naupo sa katabing mesa sina Noah at Leia at doon nagkwentuhan. Hindi nila alam ay nakatanaw sa kanila si Alessandro at pasulyap-sulyap sa kanilang dalawa. Hindi naman mapahinto si Cheska sa pagkukwento sa personal nitong buhay dahil investor ito at ayaw niyang mapahiya si Cheska. Ano ba? Hindi ka ba matatapos sa pagkukwento mo? Hindi ako interesado? Alam kong maganda ka at sexy. Yummy pa. Pero hindi ako interesado sa'yo, okay? Hindi ko ba napapansin sa body language ko? Ay. So, can I contact you anytime? Malambing sabi pa ni Cheska. At hahawak pa sana ito sa braso ng binata. Ngunit umiwas ito at mas lumapit kay Leia. You may contact my secretary, Leia. She'll give you her number para maset niya ang appointment natin. Thank you. Nakangiting sabi ni Alessandro. Nagulat si Leia sa kanyang narinig. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ng kanyang among babaero. Matapos magpaalam ay nauna nang umalis si Cheska. Paalis na sana si Alessandro nang nakaramdam ng pagsakit ng chan si Noah. Nagpaalam itong magbabanyo sandali.
Kinuha naman itong pagkakataon ni Alessandro at hinila si Leia palabas ng restaurant. Sir, paano po si Sir Noah? Tanong ng dalaga. Hayaan mo na siya, malaki na siya, kaya niya ng sarili niya. Sagot ni Alessandro at humaba ang leeg sa pagtanaw ng taxing masasakyan. Pero saan naman po tayo pupunta? Babalik na po ba tayo ng hotel? Umiling si Alessandro. Kung si Noah, ituturing ka lang na Reyna. Ako, gagawin kitang Reyna. Ngiti-ngiti nitong sabi. Saktong may tumigil na taxi at sumakay kaagad ang dalawa. May sinabing lugar si Alessandro sa driver. Nakaupo lang si Leia sa isang gilid at nakikiramdam sa kanyang paligid. Don't worry, Miss Toazon. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Trust me. Usal ni Alessandro. Nakarating ang dalawa sa tinatawag nilang Palais du Prince, isang lugar kung saan tumira ang mga maharlika noong 13th century. Pagkababa ng taxi ay nagninini ang mga mata ni Leia sa kanyang nakita. Isang malaking palasyo ang nasa kanyang harapan. Tila isang panaginip na nasa harap siya ng nasabing lugar. Ito ang isa sa mga pangarap niyang puntahan noon. Ngunit hindi ito kasama sa itinerary ng kanyang napanalunan. Sir, ano pong ginagawa natin dito? Gagawin nga kitang Reyna, hindi ba? So kailangan natin ng palasyo. Hindi nga lang for a lifetime, pero kahit ngayong gabi lang. Muling binaling ni Leia ang kanyang tingin sa palasyo. May lumapit sa kanilang attendant at tila tinuring si Leia ang maharlika. Pagpasok pa lang nila ay hindi na maalis ang ngiti ni Leia. Nilibot nila ang buong palasyo at nakita ang iba't ibang gamit ng mga hari at reyna. Ang ilan ay pinasukat pa kay Leia tulad ng mga muebles at ilang kasuotan. Are you happy? Tanong ni Alessandro habang naglalakad sila sa ballroom ng palasyo. Opo, sir. Grabe ang ganda-ganda dito. Ang laki. Tapos tingnan niyo po, pinagsusuot pa tayo ng costume. Nakakatuwa, para talaga akong reyna. Kinikilig na sabi ni Leia at umikot pa ito. Nasilaya ni Alessandro ang kagandahan ni Leia. Tila nakuha nito ang kanyang puso. So, to complete your experience? Lumuhod bigla si Alessandro at inilahad ang kanyang kamay. Can I have a dance with my queen? I may not be a king or a servant, but I can be a man who will protect you for a lifetime. Sambit ni Alessandro. Hindi alam ni Alessandro kung saan niya nakuha ang mga salitang kanyang sinabi. Basta ang tanging gusto niyang mangyari ay maiparamdam kay Leia na mahalaga siya sa kanya at maging masaya si Leia ngayong gabi. Habang sinasayaw ni Alessandro si Leia ay umaapaw sa kaligayahan ng puso ng binata. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakaramdam ng tuwa sa isang babae kahit hindi pa niya ito nadadala sa kama. Tila tatalo ng kanyang puso sa tuwing makikita ang maliliit na ngiti ni Leia at mga hampas nito sa kanya sa tuwing sila'y nagbibiruan. Ang padera na nakaharang sa pagitan nilang dalawa ay nawala at napakita ni Leia ang tunay niyang ngiti sa likod ng mataray at maldita niyang mukha. You're beautiful, Leia. Inside and out. A pretty woman like you deserves a man who will take care of you and protect you. A knight in shining armor. Sambit ni Alessandro. Namula si Leia at hindi na nakapagsalita. Titig na titig lang si Alessandro kay Leia at hinihintay ang tugon nito. Sinasabayan ng dalawa ang saliw ng tugtog. Ilang step ng waltz matapos ay marahang iniikot na Alessandro si Leia. At sa pag-ikot ni Leia ay may biglang sumagin sa isipan ni Alessandro. Can I be that man who will protect and take care of you, Leia? Wika ni Alessandro sa kanyang isipan. Kahit siya ay nagulat sa kanyang naisip, mabuti na lang at hindi niya ito nabulalas ng minuto ngayon. Nagugulumihan man siya sa kanyang nararamdaman, ay binaliwala muna iyon ni Alessandro at in-enjoy ang bawat minutong isinasayaw niya si Leia. Nasa state of shock pa rin si Leia at walang maisip na sasabihin kay Alessandro. A simple thank you will do, usal ni Alessandro. Katulad ng kwento ni Cinderella, pagpatak ng alas 12 ay mawawala na ang mahika at babalik na ito sa kanyang lungga kasama ang mga daga, kabayo at ilang mga ibon. Tulad ni Leia, bumalik na rin sila ni Alessandro sa hotel. Bumalik na sila bilang mag-amo. Boss niya si Alessandro at sekretarya lamang siya nito.
Alam nitong ginawa lang iyon ni Alessandro upang makipagkompetensya kay Noah. Hindi manhid si Leia upang hindi ito maramdaman. Kinabukasan ay magkikita sina Bruno, also known as Brianna at Leia, sa isang resto malapit sa hotel na tinutuluyan ng mag-amo. Pilit na sumasama si Alessandro dahil wala naman siyang nakataktang gawin anong araw na yon. Mabuti na lang at kailangan nang bumalik ni Noah ng friends kaya naman nawalan ng isang problema si Leia. Sissy! Bati ni Brianna kay Leia. Kinawayan niya ito at napatayo pa sa kanyang upuan. Nagulat si Alessandro dahil sa kanyang nakita. Isang matipunong lalaki ang kumakaway sa kanila. Formal ang damit nito sa suot niyang polong puti at clean-cut na buhok. Nakarilo pa ito ng kulay pilak na nakapagpadagdag ng kakisigan nito. Ngunit ang kanyang pagkaway ay tinalo pa ang nanalo sa Miss Universe. Nakita ni Leia ang naging reaksyon ni Alessandro. Sir, hindi ko pala nasabi sa inyo. Brianna siya sa gabi. Bruno naman ang pangalan niya sa umaga. Bruno. Bruno Torres. Biglang sumagi sa kanyang isipan si Bruno. Ang lalaking kanyang nakausap tungkol sa nanalo sa radio station program. Nang nagtagpo ang magkaibigan ay ipinakilala ni Leia ang kanyang amo. Baka sa mukha ni Bruno na parang may nakakausap na siyang Alessandro Valencia. Hindi nito pinahalata kay Leia at ipinagpatuloy ang kanilang tsikahan. Nasa tabi lang ni Leia si Alessandro at naaaliw itong pagmasdan si Leia. Sisi, mag-restroom lang ako ha. Wait lang ha. Paalam ni Leia. Bumaling ito sa kanyang amo. Sir, excuse me po. Take your time, sisi. Hintayin lang kita here. Nakangiti nitong sabi. Tumangulang si Alessandro. Naiwan ang dalawa sa mesa. Nang nakita ni Alessandro nakalayo na si Leia ay una itong nagsalita. Are you Bruno Torres na nag-work sa radio station? Tanong ni Alessandro at binanggit ang pangalan ng radio station. Yes po, sir. Agad na sagot ni Bruno. May I ask, kayo din bang kausap ko last time about sa radio program na may prize na trip to Monte Carlo? Balik na tanong ni Bruno. Tumango si Alessandro. Sinabi din ng binatang hindi si Celine ni Rero ang kanyang hinahanap. Hindi tugma ang araw ng kanilang flight. Wala palang oras si Alessandro ngunit balak niyang tawagan muli si Bruno para malaman kung sino ang isa pang nanalo. Ay, ganun po ba, sir? Okay, wala naman pong problema kung sasabihin ko yung isa pang winner. Akala ko nga po nakita niyo na siya. Matalinhagang sabi ni Bruno. What do you mean? Ang isa po kasi yung winner ay si... At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below kung malalaman na kaya ni Alessandro na si Leia ang isa pang nanalo sa patimpalak. Magsisimula na nga bang mamuo ang mas malalim na relasyon ng mag-amo? Paano na si Noah? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ikaw babae ka, sadya bang mapanakit ka sa akin o ganyan ka lang talaga? Salamat ka, gusto ka ta. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, napapansin na ni Alessandro ang ganda ni Leia. Baliwala na rin sa kanya ang alindog ng ibang mga babae tulad ni Cheska. Pinaranas din ni Alessandro ang once in a lifetime na pagkakataon kay Leia para makapasok sa isang tunay na palasyo sa Monte Carlo. Kasabay nito ay muling nag-cruise ang landas ni na Alessandro at Bruno. Malalaman na kaya ni Alessandro na si Leia ang kasama niya sa eroplano? 4 na taon na nakalilipas. Tunghayan, ang 10th kabanata. Biglang nag-ring ang telepono ni Bruno. Agad itong napansin ni Alessandro dahil nakapatong ito sa mesa. Answer it first. Mas importante yung work mo kaysa sa tinatanong ko. Wika ni Alessandro. Ang lumabas kasi sa screen ng telepono ni Bruno ay production head. Okay po sir, please excuse me. Pagpapaalam ni Bruno. Ilang sandali pa at bumalik na si Leia galing restroom. Nakita nitong may kausap ang kaibigan na si Bruno sa telepono
at si Alessandra naman ay humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang kanyang pag-upo. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo naiinip? Tanong ni Leia. Umiling lang si Alessandro. Basta nandyan ka, hindi ako maiinip. Ani ng binata, sabay kindat kay Leia. Sakto namang narinig ni Bruno ang banat ni Alessandro kay Leia. Hindi na nakapagsalita si Leia at nagulat sa sinabi ng kanyang amo. Naks naman, Sisi. Hindi mo pa sinabi na may kakaibang koneksyon kayo ni Sir Alessandro. Ang cute niyong tignan. Kansyaw ni Bruno. Bruno Torres? Gigil na sabi ni Leia at nanlaki ang mga mata nito. By the way, sir, yung kanina po pala yung... Ouch! Biglang may sumipa sa binti ni Bruno mula sa ilalim. Ramdam nitong si Alessandro ang sumipa sa kanya. Pasimpleng umiling si Alessandro na waring sinasabi na huwag banggitin sa harapan ni Leia ang kanilang pinag-uusapan kanina. Oh, bakit? Nag-aala lang sabi ni Leia. Hindi nito napansin ang pagtitigan ng dalawang kasama. Ha? Ano, wala? Umatake na naman yata yung rayuma ko. Aray, ang sakit. Hindi kasi ako nakainom ng meds ko eh. Sorry. Palusot ni Bruno. Maraming pinagkwentuhan sina Bruno at Leia. Nakikinig lang si Alessandro sa kanilang dalawa. Ngunit may bagay itong tila nagbigay sa kanya ng katanungan. Tulad niya nang nabanggit ni Bruno, sina Lucas, Liam, Lucy at Lily. Napansin itong natigilan si Leia nang nabanggit nito ni Bruno. At natawa na lang si Bruno. Binago nito bigla ang usapan na tila nag-iingat sa mga sumunod niyang sinasabi. Naglibot pa sila ng ilang sandali matapos kumain at nagpaalam na sa isa't isa sina Bruno at Leia. Kailangan na kasing pumasok ni Bruno sa kanyang trabaho. Very close kayo ni Brianna, no? I mean Bruno? Tanong ni Alessandro. Yup, mula nang mag-meet kami. Nag-click kami kaagad. Then, kahit na nakabase siya dito sa Monte Carlo, lagi kami nag-update sa isa't isa. Salaysay ni Leia. So saan kayo nagkita kung dito siya nakabase? Sunod na tanong ni Alessandro. Parang nabanggit niya kasing ilang taon na siyang hindi nakakauwi ng Pinas. Tila nasa interrogation room si Leia at may gustong marinig si Alessandro ang sagot mula sa kanya. Ngunit mautak si Leia at kalmadong sumagot. Bago pa siya pumunta ng Monte Carlo, then ayun. May problema po ba, sir? Wala naman, I'm just interested. Ani ni Alessandro. Nakahinga ng maluwang si Leia matapos maging kontento ni Alessandro sa kanyang naging sagot. Okay, sabi mo. Let's go back to the hotel. Freshen up at may pupuntahan tayo. Aya ni Alessandro. Habang nasa bakasyon sina Alessandro at Leia, hindi alam ng dalawa na panay na ang punta ni Doña Alessandra kina Leia upang dalawin ang mga bata. Halos tuwing makalaway nagpupunta ito at inaabot ng gabi bago umuwi. Sa palagi ang pagpunta ng matanda ay tila nagkaroon ng dalawang lola ang mga bata. Bye-bye, Lola! Ingat po kayo pag-uwi! Paalam ni Liam at hinalikan ng matanda sa pisngi. Bye-bye po, Lola! Maminis po namin kayo! Sambit naman ni Lily at Lucy. Papunta pa naman po kayo ulit dito, hindi po ba, Lola? Tanong naman ni Lucas at niyapos naman ng matanda. Mga apo, oo naman, pupunta ako, pangako. Basta be good boys and girls kay Lola man nyo, okay? Sambit naman ang matanda. Sabay-sabay na tumango ang apat. Nagpaalam na rin ito kay Lara at ang Donya pa ang nagpasalamat sa kanyang pagpayag na muli silang magkita ng mga bata. Nagkasundo naman ang dalawang matanda at walang problema kay Lara kung madalas na dumalaw ang Donya. Hi Donya, hindi po ba kayo napapagod? Palagi po tayong pumupunta rito. Hindi naman po sa nangingialam ah, pero bakit po? May mga apo din naman po kayo sa pamangkin niyo ah, pero hindi kayo naging ganito ka-attach sa kanila. Samantalang itong apat, unang beses niyo pa lang po nakita ay mas daig niyo pa ang tunay nilang lola. Puna ni Trina. I don't feel anything to be tired of. Feeling ko nga tuwing nakikita ko sila ay mas lumalakas ako. Hindi ko rin alam kung bakit pero...
I'm very happy pagkasama sila kaysa sa mga apo ko sa pamangkin. Naiisip ko nga na pwede ko kaya silang dalhin sa mansyon kahit this coming weekends kasama si Lara at ang lolo nila. Para naman hindi natin sila palaging naaabala, sambit ang matanda. Nako, Doña Alessandra, parang mas mabuting hintayin na lang muna natin si Lea. Alam kong amo ka po niya pero mga anak na yung apat na bagets. Baka mamaya ma-misinterpret din ng mga tao pag nalamang malapit ka sa anak ni Lea. Nalungkot ng bahagyang matanda. Nawaglit sa kanyang isipan na hindi nga pala niya tunay na mga apo ang apat. Pero tila sinisigaw ng kanyang puso ang kakaibang koneksyon niya sa apat. Maiba ko, Donya. Ano nga ba nangyari sa Latin novela na nagpa-DNA? Hindi kasi ako nakapanood kagabi. Tanong ni Trina. DNA? Ulit ang matanda. Bigla nitong naalala ang sinabi niya doon sa kanyang anak. Trina, nasaan ang loyalty mo? Sa akin o sa anak ko? Seryosong tanong ng matanda. Kinabahan bigla si Trina sa tanong ng matanda. Sa sobrang kaba ay namutla ito at iniisip kung may hidwaan nga ba ang mag-ina. Trina, tinatanong kita. Kaninong loyalty mo? Sa akin o sa anak ko? Ulit na tanong ng matanda. Malalim ang paghinga ni Trina sa sobrang kaba bago sumagot. Sa inyo po, Doña Alessandra, syempre. Tugon ni Trina. Okay then, may ipapagawa ko sa'yo. At ayaw ko may makakaalam nito kahit na sino. Paalis na sina Alessandra sa hotel kasabay nitong maglakad si Lea. Pinagtitinginan ito ng mga banyaga dahil sa angkin nitong ganda. Nakasuot ito ng one-piece swimsuit at nakasuot din ang maikling shorts na maong. May nakabalabal din sa kanyang puting malong ngunit sinagpa rin ang kagandahan ng kanyang balingkinita na katawan. Sir, nahihiyang sabi ni Lea. Don't be shy, you look beautiful. Mas okay nga sana kung nakatupis ka na pula. Halatang pinagpapantasyahan ni Alessandro ang katawan ni Lea sa tono ng pagsasalita nito. Lalo kong pagtitinginan at makikita ang kagandahan ng kata. Nahinto si Alessandro sa pagsasalita. Nangit-ngit ang tenga ni Lea at nainis sa sinabi ni Alessandro. Bigla niyang kinalabugan sa likod ng binata. Nagulat ang binata sa ginawa ni Lea. Akala nito ay susuka na siya ng dugo sa lakas ng kalabog sa kanya ni Lea. Kung wala kang masasabing maganda, Sir Alessandro, please manahimik ka na lang. Bulyaw nito kay Alessandro at lumakad na mag-isa. Umiiral na naman ang kamanyakan mo eh. Okay na sana eh, sinisira mo naman ang imahe mo sa paningin ko. Ngulumod ni Lea habang naglalakad. Ikaw babae ka, sadya ka ba talagang mapanakit o sa akin ka lang ganyan? Salamat ka, gusto ka ta. Nahinto si Alessandro sa kanyang pagmulumod. Teka, saan ang galing ang salitang gusto ko si Lea? Alessandro, ano bang nangyayari sa'yo? Kahapon ka pa. Malapit lang ang beach sa tinutuluyan nilang hotel, kaya naman nagtungo ang dalawa roon upang mag-relax. Hindi lang naman si Cheska ang sadya ng dalawa. May dinaluhan din naman silang conference at mga seminars noong mga nakarang araw. Kaya naman panahon na siguro upang sulutin nila ang kanilang stay sa nasabing lugar. Walking distance lang ang beach kaya nilakad na lang nila ito. Nakahanap kaagad ng spot si Lea. Naglatag ito ng kanyang beach mat na dala at pinagmasda ng mga tao sa paligid. Napukaw ang kanyang pansin ang mga batang naglalaro ng buhangin. Drinks? Fruit juice lang to, don't worry. Peace offering. Alok ni Alessandro. Tumingala si Lea at napangirit pa ito dahil nasilaw ito sa sikat ng araw. I assume it's a yes? Ani ni Alessandro at inabot ang juice. Tinanggap na lang ito ng dalaga at bumalik sa pagmamasid sa mga bata. Napansin naman ito ni Alessandro at pinuna. Miss Toazon, hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga hunk boys. Biro ng binata. Katabi kasi ng mga bata ay isang grupo ng mga lalaking may magandang katawan. Sinulimpatan ang tingin ni Lea ang kanyang amo. Natakot si Alessandro para sa kanyang buhay, kaya naman binawi nito kaagad ang kanyang biro. Joke! Ikaw naman, alam ko namang sa mga kids ka nakatingin.
What's with them? Mahilig ka ba sa mga bata? Usal ni Alessandro. Yep. I remember my friend's 4 children. Quadruplets sila, actually. Naaalala ko yung mga batang yan. Ang saya nilang kasama. Sambit ni Leia. Nakinig lang si Alessandro sa pagkwento ng dalaga. Naisip nitong ito na ang kanyang tsansa upang mas makilala si Leia. Dire-diretso si Leia na nagkwento tungkol sa sinasabi nitong kaibigan, ang pinagdaanan nitong panunuligsa ng mga tao sa paligid nito, at kung paano nito nalampasan ang mga pagsupok. Hi, I miss Lucas, Liam, Lily, and Lucy. Nahomesick tuloy ako. Pagtatapos ni Leia sa kanyang kwento. Wait, Liam and Lucas? So kamukha akong mga batang tinutukoy niya? Posible kayo may anak ako na hindi ko alam. Naku, huwag naman sana. At bakit feeling ko magkatulad na magkatulad sila ng kwento ni Ella? The composition of words and the scenario is very the same. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Leia. Hindi na namalaya ni Alessandro na patulala na pala siya. Oo naman. Ano, I was shocked at the same time amazed with your friend. She's very strong and someday siguro I want to meet her. Sambit ni Alessandro. Naku sir, hindi ako papayag. Baka mamaya gawin niyo lang siyang isa sa mga koleksyon niyo. Paberong sabi ni Leia. No, I won't. Single moms are different from ordinary ladies out there. They are like diamonds na galing sa charcoal. Hinulma ng panahon. Pinatibay at pinatatag ng mga pangyayari sa buhay. Then from that, she shines alone even without a man helping her to grow. Siguro kung mamimit ko siya someday, I will idolize her and give her a great respect. Seryoso ang tono ng boses ni Alessandro. Nangilabot si Leia sa kanyang mga narinig. Sabayan pa ng mangilan-ngilan na paghampas ng alon ay mas nadama ni Leia ang soft side ni Alessandro na ngayon niya lang nakita. Ikaw naman kasi, ano bang akala mo sa akin? Punong-puno ng kasamaan ng katawan? I know who I'm going to respect and who I'm going to play with. Di lang naman ako basta sunggab ng sunggab. Parang sa'yo. Lumapit si Alessandro sa mukha ni Leia. I know there's something in you kaya hindi kita. Isang malakas na pagtulak ang inabot ni Alessandro kay Leia. Sir! Nagulat si Alessandro. Tumindig si Leia. Kukuha po ako ng maiinom na uuhaw po ako. Sambit ni Leia at nagmarcha ito palayo sa kanyang amo. Sinundan lang ng tingin ni Alessandro ang dalaga. Hi Leia. Alam mo kahit mapanakit ka, mas nagugustuhan kita. Ani nito at nahiga na sa buhanginan. Nakakainis talaga yung kapatid ni Lucifer tuwing magbabagong tingin ko sa kanya. Bigla na lang siyang gagawa ng mga bagay na nakakairita. Kailan kaya titinusi, sir? Gulumod na sabi ni Leia. Dumiretso ito sa isang stall malapit sa beach side upang bumili ng fresh buko juice. Bumili ito ng 2. Isa para sa kanya at isa para sa kanyang among nuknuka ng presko. Hi, miss! Tawag ng isang banyaga sa dalaga. Are you alone? Tinitigan lang ito ni Leia at inirapan. Naglakad ito pabalik kung saan niya iniwan si Alessandro. Ngunit sinusundan pa rin ito ng lalaki at nakikipagkilala. Hindi sanay sa ganito si Leia, kaya pilit niyang iniwasan ng lalaki. Ngunit hindi pa rin siya nito tinantanan at tila napipiko ng lalaki sa pag-iwas ni Leia. Hey, why do you keep ignoring me? Don't play hard to get. I know girls like you like to be chased and in the end you'll be like a slut giving a great fuck. Nadiretsong sabi ng banyaga kay Leia. Natigilan si Leia at nagpanting ang kanyang tenga sa pangiinsulto ng kanyang natamo. Babalingan niya dapat ng tingin ng lalaki para siguruhin na bigla nitong maramdaman na may nakahawak na sa kanyang pet. Nadigas si Leia at hindi makakilos ng ilang segundo. Sasalubungin niya dapat ito ng suntok na may biglang humila sa kanya papalayo sa lalaki. You asshole! Sambit ng humila kay Leia at binigyan ng malakas na suntok ang banyaga. Tarantado ka! Hindi porket malaki ang lahat sa'yo, pwede kang mambastos ng kahit sino. Sigaw ni Alessandro sa banyaga sabay duro dito.
Sir! Naiiyak na sambit ni Leia. Nilapitan ni Alessandro si Leia at niyapos. Okay na, Leia. Don't worry. Nandito na ako. Ani nito. Matapos ang insidente yun, ay pinadampot ni Alessandro ang banyaga sa mga guard na nandoon at nareport. Nang matapos ay nawala ng bahagya ang kaba ni Leia. Ngunit ayaw muna nitong sumama kahit kanino bukod kay Alessandro. Leia! Humahangos sa sambit ni Noah. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Sir, ayos lang po ako. Buti na lang po nandun si Sir Alessandro at hindi na po makakalapit yung lalaki sa akin. Sambit ni Leia. Ay, buti naman. Buti na lang at si Alessandro ang nandun. Pero kung ako yun, buradong mukha ng lalaki yun. Walang residente pag mali ang ginagawa. Gigil nitong sabi. Noah, tama na. Tapos na, huwag kang OA, okay? Teka, akala ko ba bukas pang balik mo dito? Tanong ni Alessandro. Akala ko nga rin eh. Kaso itong si Cheska, sinandan ako ng invite sa isang party. Malamang meron ka din. Sabi ni Noah. Agad namang tinignan ni Leia ang kanyang email at meron nga. Ngunit dahil sa nangyari ay ayaw sumama ni Leia. Nirespeto naman ito ng dalawa at sinabing sila na lang ang pupunta. Panatag naman silang iwan ang dalaga dahil pinadoble na ni Alessandro ang security ng kwarto ni Leia. Hi, alone at last. Sarap. Wala sa paligid ang kapatid ni Lucifer. Sambit ni Leia sabay higa sa malambot na kama. Gumulong-gulong pa ito at tila batang nagtatatalon sa kama. Muli niyang tinawagan ang kanyang mga anak upang kamustahin. Matapos ay kumain at nanood ng TV. Sinulit ni Leia ang kanyang pag-iisa. Subalit may tawag itong natanggap mula sa mama ni Alessandro na si Sandra. Hello po, ma'am. Ani ni Leia pagkasagot nito ng tawag. Leia, can you give the phone to my son? May kailangan na akong ipakita sa kanya. Urgent. Ani ni Sandra. Sinabi ni Leia na nasa party ito. Ngunit hindi na pwedeng ipagpabukas ang mga papeles na ipapakita ni Sandra. Kaya naman pinuntahan ni Leia ang lokasyon ng party kasama ng guard na inarkila ni Alessandro. Nasa bukana pa lang sila ng party hall ay sobrang dami ng tao. Mabuti na lang at nakontakt nito kaagad si Noah at sinalubong siya sa entrance. Sir, nasa linya po si Ma'am Sandra, video call po. Nasaan po si Sir? Tanong ng dalaga at pinakita si Sandra. Hi Noah, where's my son? I need to talk to him now. Ani ni Sandra. Okay po, tita. Ano po kasi, ano? Hindi makapagsalita ng ayos si Noah at nakatingin kay Leia. Ma'am, ano po, medyo choppy po. Wait lang po, mama. I'll call you back. Sabi ni Leia at pinatay ang tawag. Sir, bakit po? Nasaan po ba si sir? Tanong ni Leia. Ayun na nga, ay nasa VIP room sila. Alam nga namang sabihin ko kay tita Sandra na ayun pong anak niyo kasama yung investor nagsusulo. Pabirong sabi ni Noah. Sir naman, nawala lang ako sandali. Umiiral na naman ang pagkababae mo. Gigil na sabi ni Leia. Nasaan po ba yung VIP room? Mamaya tatawag na naman po si ma'am. Hindi pwedeng hindi niyo makausap si sir. Nangilabot si Noah dahil nakita nito ang panilisik ng mata ni Leia. Para siyang nanay na may dalang pamalo dahil tumakas ang kanyang anak sa bahay. Umakyat sila papuntang VIP room kung saan naroon ang dalawa. Kasama din nilang isang waiter in case na nakalock ang kwarto. Kulang na lang ay sakali ni Leia ang waiter dahil ayaw nitong pumayag noong una. Ngunit dahil nakakadalawang tawag na si Sandra, ay dinaan na sa dahas ni Leia ang waiter. Ma'am, please, I'm just new in my job. I don't wanna get fired. Wika ng waiter. I'll take full responsibility for this. Just open the door, please. Sigaw ni Leia sa waiter dahil sa ingay sa paligid. Pagbukas nila ng pinto ay nagulat silang lahat. Napapikit si Leia ng kanyang bibig sa nakita. Patay! Sabi ni Noah. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Ano kaya nakita ni Leia sa pagbukas nila ng pinto? Ano kayang ipapagawa ni Doña Alessandra kay Trina? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!
Bago pa man makabangon si Alessandro at humiwalay kay Cheska, ay may nagbukas na ng pinto. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, lumalabas na ang pagiging protective ni Alessandro kay Leia. Mapapanindigan kaya ito ng binata? Anong nakita ni na Leia pagbukas nila ng pinto? Tunghayan ang 11th kabanata. Leia! Gulat na sabi ni Alessandro habang nakatingala sa dalaga. Nasa sahig si na Alessandro at Cheska. Halos walang saplot si Cheska ng oras na yon. At si Alessandro naman ay bukas ang lahat ng butones ng polo nito. Sir! Ani ni Leia habang nakatakip pa rin ang kanyang bibig sa gulat. Ngunit bigla nitong naalalang naka-on-cam si Noah, kausap si Sandra. Ilang oras bago pa pumunta si Leia ay nasa party si na Alessandro, Noah at Cheska. Umpisa pa lang ng kasiyahan ay ramdam na ni Noah na may ibang agenda si Cheska kung bakit sila nito inimbitahan. Bro, mukhang hindi mo matutupad ang pangako mo kina tita na pure business ka lang dito sa Monte Carlo. Kantsaw ni Noah. Nah, let's see. Pero I don't think papatalo ko sa babae this time. I'm worried about Leia. Baka mamaya kung anong ginagawa niya sa hotel. Ani ni Alessandro. Napabaling si Noah at nagulat sa kanyang narinig. Nax! Tell me, do you feel something about Leia? Seryosong tanong ni Noah. Gumising lang sa Alessandro at uminom ng alak. I get it. Kaya pala halos balatan mo ako ng buhay tuwing kinukuha kong atensyon ni Leia. Lumapit si Noah ng bahagya sa kanyang kaibigan. Aminin mo na, tayong dalawa lang naman. Ano? Si Leia na bang babaeng makakapagpapatino sa isang Alessandro Valencia? I don't know. Hindi ako sigurado sa nararamdaman ko, pero dahil sa pagstay namin dito at sa mga ginawa mo, napagtanto kong she's different among all the girls I've met. Tumingala si Alessandro at numiti mag-isa. Pagbalik sa Pinas, I want to get serious about her. But for the meantime, natanaw ni Alessandro papalapit sa kanya si Cheska sa kanyang pag-upo ng ayos. Let's play a game with that hot chick. Gising itong sabi. Napailing na lang si Noah. Nilapitan ni Cheska si Alessandro at inayang magsayaw sa dance floor. Sa indak ng tugtog ay sinasabayan nito ni Cheska ng pag-indayog. At halos magkapalit na sila ng mukha ni Alessandro sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Wala itong pakialam kung saan mapadpad ang kamay ni Alessandro. Noong una ay hinahayaan lang ni Alessandro si Cheska. Hanggang sa ayain na niyang binata sa nirentahan nitong VIP room. Sumenyas lang si Alessandro kay Noah na pupunta sila sa isang VIP room sa taas bago umalis. Ouch! My feet hurts! Inda ni Cheska at umupo sa sofa. Nakasuot ito ng itim na dress na tali lang nagdurugtong upang matakpan ang kanyang katawan. Hubog na hubog ang kanyang malaking dibdib at maliit na bewang. May kataasan din ang slit nito. Kaya naman sa kanyang pag-upo ay halos kita na ang kanyang kaluluwa. Nasa harapan si Alessandro ni Cheska at kitang-kita ito ng binata. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi naakit si Alessandro at walang naging dating sa kanya ang ginagawa ni Cheska ang pang-aakit. Marunong ka bang magbasahe? Malandi nitong sabi kay Alessandro. Hindi umimik si Alessandro at iniwas ang tingin. Dumikwatro kasi si Cheska kung kaya bumungad ang nakakasilaw nitong hita. Mr. Valencia, bakit hindi ka makatingin sa akin? Tanong ni Cheska. Hindi pa rin sumagot, tinuon nito ang kanyang pansin sa salamin sa kanyang gilid. Doon ay makikita ang mga taong mula sa baba na sumasayaw. Inaya ni Alessandro si Cheska na bumalik na sa baba. Ramdam nitong kaya siya dinala ni Cheska sa VIP room ay para masolo at maakit ng tuluyan. Subalit sa kanyang paglingon, ay tanggal na ang strap ng damit ni Cheska at hawak lang nito ang isang tali. Bibitawan na dapat nito ni Cheska
Ngunit hinabol nito si Alessandro upang hindi mahubaran. Subalit nawalan sila ng balanse at nabuwal. Pinaulanan na ng halik ni Cheska si Alessandro at pilit na tinatanggal ang mga botones ng polo nito. Bago pa man makabangon si Alessandro at humiwalay kay Cheska, ay nagbukas ng pinto. Narinig na lang nito ang boses ni Noah at Leia. Matapos ang insidente ay kumalas ang dalawa sa kanilang posisyon. Hiyang-hiya si Cheska at nanakbo na lang sa banyo. Naiwang nakahiga si Alessandro at nakatitig kay Leia. Let me explain, ani ni Alessandro habang nakatihaya at nakatingala sa dalaga. Sir, nasa linya po si Ma'am Sandra, ani ng dalaga at inabot ni Noah ang telepono. Umiwas ang tingin si Leia sa kanyang amo. Halos mabingi si Alessandro sa sermon ng kanyang nanay. Ngunit ang mas inaalala nito ay ang magiging tingin sa kanya ni Leia matapos ang nakita. Umuwi na ang lahat, nasa kwarto na ang dalawa at kakatapos lang ni Alessandro ang maligo. Samantala, abala si Leia sa kanyang cellphone. Titig na titig lang si Alessandro kay Leia. Sir, may problema po ba? Tanong ng dalaga na hindi na nakatiis sa matagal na pagtitig ng kanyang amo. Actually, I want to say sorry sa nangyari kanina. Sana hindi ka nag-isip ng masama or anything na nag-take advantage ako kay Cheska. I'm done with that image. Gusto kong patunayan sa'yo na wala na yung dating Alessandro na kumakalat sa opisina. I've changed a lot simula nung dumating ka. Paliwanag ni Alessandro. Seryoso ang mukha ng binata at labas ang pag-aalala sa iniisip ni Leia tungkol sa kanya. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Leia sa mga sinabi ni Alessandro. Please, Leia, don't give me that look. Mas gusto ko pang mapanakit ka kesa napagdudahan mo ko ng masama. Please, sana hindi mo walang trust mo sa akin. Dagdag pa ng binata. If you want, dito na ako sa sofa. Kinuha pa nito ang kanyang unan at handang matulog sa maliit na sofa. Natawa si Leia sa biglang pagpapaliwanag ni Alessandro. Sir, alam ko naman po yun. Wala po kayong dapat i-explain. Kung nasira po ang tiwala ko sa inyo, edi sana sa sofa na po ako pupuesto ngayon or natatakot ako sa'yo. Or worse, nagwawala na ako dito at sinabing gusto ko nang umuwi. Tawang-tawa si Leia habang nagsasalita. Alam niyo sir, napapraning lang kayo. Don't worry sir. Alam ko nagbabago ka na. Di man halata pero I have a big trust on you. Nakangiti nitong sabi. Nagniningning ang mga mata ni Alessandro. Ramdam nito ang tiwalang binigay sa kanya ni Leia at nangakong tuluyan na siyang magbabago para kay Leia. Pagbalik na ng dalawa sa Pinas ay gumagayak na sila at inahahanda ng mga gamit pa uwi. Leia, tawag ni Alessandro. May tumatawag ata sa'yo, kanina pa tumutunog ang phone mo. Nanakbo si Leia at kinuha ang kanyang telepono. Nasa banyo kasi ito para kunin ang kanyang toiletries. Nagtaka naman si Alessandro dahil nang makita ni Leia kung sino ang tumatawag ay tinakpan niya kaagad ang kanyang cellphone at lumayo kay Alessandro papuntang banyo bago sagutin ito. Lalo tuloy na intriga si Alessandro kaya naman palihim niyang pinakinggan ang usapan ni Leia at ng kanyang kausap sa pamamagitan ng siwang mula sa pinto ng banyo. Ma! Opo, mamaya pupunta na kami France. Tapos doon ako kakain sa airport. Sagot ni Leia. Biglang sumulpot si Lucas at Lily sa screen. Nagulat si Alessandro dahil kamukhang kamukha niya ang batang kausap ni Leia. Lucas! Lily! Sambit ni Leia na sobrang natutuwa na makita ang kanyang mga anak. Kamusta na kayo mga... Natigilan si Leia nang makita ang refleksyon ni Alessandro sa kaharap nitong salamin. Natarantabahagya si Leia, ngunit hindi nito pinahalata. Hindi dapat malaman ni Sir na may anak ako. Kabilin-bilinan yun ni Ma'am Sandra. Kung hindi, matatanggal ako sa trabaho. Pasimpleng hinawi ni Leia ang shower curtain at tuluyan ang hindi nakita ni Alessandro ang kausap ni Leia. Wala rin itong marinig mula sa pinto, ngunit dumagdag ito sa katanungan sa kanyang isipan. Nakarating na ang dalawa sa France at naghihintay na lamang na mag-take off ang kanilang sinasakyang eroplano. Dumoble ang pagiging maasikaso ni Alessandro kay Leia.
naging maginoo ito at hindi na gumagawa pa ng anumang kalokohan. Nagtataka man ay hinayaan na lang ito ni Leia at nagpapasalamat sa unti-unting pagbabago ng kanyang amo. Bago maghiwalay ng landas ang magkaibigan ay ibinunyag na rin ni Noah ang kanyang tunay na rason kung bakit gusto nitong maging malapit kay Leia. Ginagawa niya lang ito upang mapagtanto ni Alessandro kung ano nga ba si Leia sa kanyang kaibigan. Naging matagumpay naman si Noah at nalaman ni Alessandro mahalaga na talaga si Leia sa kanya. Hindi bilang koleksyon, kung hindi bilang espesyal na tao. Matapos ang humigit kumulang na 24 na oras sa biyahe sa himpapawid, ay nakalapag na rin ang eroplano ni na Alessandro at Leia. Lola Ma, nasan po si Mommy? Bakit ang tagal niyo po? Sambit ni Lucas. Lucas, sabi di po ni Lola Ma mag-wait tayo? Behave ikaw, kulit-kulit mo talaga eh. Saway ni Lily sa kanyang kapatid. Naghilera ang apat sa arrival area at matyaga na hinihintay ang pagdating ng kanilang Mommy. Kasama nila si Doña Alessandra upang salubungin naman ang kanyang pinakamamahal na apo. Alam mo Lara, mabuti na lang at behave ang two girls mo, sina Lily at Lucy. Sila mismong nagpapatono sa dalawang boys. Hindi mo na kailangan sawayin sina Lucas at Liam sa kakulitan. Natatawang sabi ni Doña habang pinapakinggan ang usapan ng mga bata. Ay siya po, Doña Alessandra. Pero maraming salamat po sa pagsasabay sa amin papunta dito at pansensya na po sa abala. Sambit ni Lara sa matanda. Wala yun, para maging komportable din ang mga bata. Nasa labas na rin ang isa pang sasakyan, doon na kayo sumakay para komportable sila sa inyong pag-uwi. Sa kabilang gate kayo idadaan ng driver kaya hindi kayo makikita ni Alessandro. Ani ng matanda. Sa interview pa lang, ay umamin na si Leia kay Sandra tungkol sa pagkakaroon nito ng anak. Isa kasi sa pamantayan ni Alessandro sa pagkuha ng sekretarya ay yung wala dapat itong anak. Nadala na kasi ito nang minsan kumuha siya ng sekretarya na may anak at panayangdiban sa trabaho dahil walang magbabantay sa mga ito o kaya madalas ang pagkakasakit ng mga bata. Ito dapat ang ikakabagsak ni Leia sa interview, ngunit pinaglaban ni Leia ang kanyang karapatan at hinamon si Sandra na kaya niyang pagsabayin ang kanyang trabaho at pagiging ina. Pinakita nitong kaya niyang maging professional pagdating sa trabaho. Pumayag si Sandra, ngunit kailangan nilang ilihim ito. Hanggang sa matuklasan na nito ni Doña Alessandra at wala itong pagtutol sa lihim ng dalawa. Natatanaw na ni Doña Alessandra ang dalawa. Humiwalay na ito upang kunin ang atensyon ni Alessandro at hindi makita ang mga anak ni Leia. My grandson! Salubong ng matanda kay Alessandro. I miss you so much! At niyapos ito ang kanyang apo. Nakatingin lang si Leia at sumenyas ang matanda. Itinuro nito kung saan nakapwesto ang kanyang mga anak. Hinuntanan ni Doña Alessandra si Alessandro kaya naman nawaglit na sa kanyang isipan ang kasamang si Leia. Nasa abangan na sila ng sasakyan nang maalala nito si Leia. Wait Lola, si Leia nga pala, nasaan na siya? Akala nito ay nakasunod lang sa kanila si Leia. Ngunit sa kanyang paglingon ay wala na pala ito. I saw her kanina, sinundo siya ng parents niya. Sagot ng Doña. Ay, ayan ang car, tara na, tara. Humingi ng ilang araw na day off si Leia. Wala namang pagtutol si Alessandro. Kaya naman ito na ang kinuha niyang pagkakataon para magkaroon siya ng oras para sa kanyang lola at mama. Naging bodyguard ng mag-ina si Alessandro sa kanilang pagsa-shopping. Ngunit laking pagtataka nito, dahil lang napadaan sila sa kids section ay huminto ang dalawa at tumingin sa mga damit pambata. Ma, look, ang pretty nito! Sambit ni Sandra habang giliw na giliw sa pagtingin ng mga damit pambabae. Ito rin Sandra, nakakatuwa naman sa store na to. Babalik ako dito sa mother time. Sambit naman ang Doña. Hey, bakit kayo tumitingin sa kid stuff? May mga anak ba sa family or re-regaluhan kayo? Tanong ng binata. Ah, wala naman. Nakakamiss lang mamili ng mga damit ng kids. Tapos bibihisan mo sila. Parang ikaw noon. Sambit ng matanda. Sumang-ayon naman ang mama ni Alessandro. How I wish bigyan mo na kami ng apo. Para naman may mapaglibangan na kami ng lola mo.
Anak, paano kung bigyan mo na kaya kami ng apo? Kahit apo lang. Kansyaw ni Sandra. Wow, seriously? Apo lang talaga? Parang madaling gawin yun ah. Baka sa mukha ni Alessandro ang pagkapikon dahil sa pinagtutulungan siya ng dalawa. Natapos na ang araw ng pagpapahinga at back to work na mag-amo. Balik na rin ang dalawa na tila aso at pusa nilang pagbabangayan. Ikaw? Gigil na sabi ni Leia habang kinukuha ang isang damukal na papel upang i-type. Yes, may sinasabi ka pa ba, Miss Toison? Sambit ni Alessandro sabay tingin kay Leia. Ah, oh, wala na po, sir. May pag-uutos pa po ba kayo? Singhal nitong sabi. Bumalik na si Alessandro sa kanyang binabasang report. Wala na. Bumalik ka na sa pwesto mo. Itong lalaking to. Ani ni Leia habang hirap na hirap siya sa kanyang bitbit. Pwede naman siya lang ang mag-overtime. Kaya ko naman gawin to bukas. Ngayon pa talaga ipapagawa kung kailan uwian na. Mulumod ni Leia. Nakakainis kung hindi lang ako alipin ang salapi. Habang pinapakinggan ang pagmamaktol ni Leia, ay may sinasabi ang dalagang pumukaw ng atensyon ni Alessandro. Ay, mag-rant na naman ako nito kay A. Hindi na napakinggan ni Alessandro ang pangalang babanggitin ni Leia. Nasa may pinto na kasi ito at nasaktuhan ang pagsara ng pinto. Ano ba naman yan? Nandito na kami sa Pinas, may kaagaw pa rin ako sa atensyon mo. Ay, sino kaya yung chat niya? Baka naman si Bruno. Pero Ada eh. Ay, Alessandro, galaw-galaw din. Hindi mapakali si Alessandro kaya naman pinabalik-balik niya si Leia sa kanyang opisina upang wala siyang pagkakataon para i-chat ang taong nais itong i-chat. Sir, wait lang ha, pwede mag-CR muna. Sambit ni Leia. Nasa kalagitnaan sila ng diskusyon kung saan ba sinisend ni Cheska ang ilang files na kailangang i-review ni Alessandro. Binitawan nito ang kanyang cellphone at pumasok sa banyo. Umilaw ang telepono ni Leia. Alessandro, no! Invasion of privacy ang gagawin mo. Pero wait, sisilipin ko lang naman, baka importante. Masabi ko na kaagad kay Leia na may nagchat sa kanya. Tila nagtatalong isip ni Alessandro, ngunit mas nanaig pa rin ang pagiging mausisa nito. Dahan-dahan itong nilapitan ang telepono ni Leia. Sakto namang nakailaw pa ang screen nito at may mensahe mula sa kanyang mama at tinatanong kung anong oras siya uuwi. At isa pang mensahe galing kay Alex. Hindi nakahide ang message, kaya naman nabasa ni Alessandro ang simula ng mensahe ni Alex. Calm down, chill, matatapos din kayo. Mensahe ni Alex. Nagulat si Alessandro dahil itong-ito ang mensahe niya kay Ella. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Alessandro sa kanyang nakita? Mabubunyag na ba si Leia at Ella iisa? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!